Good morning, everyone. Welcome here in our Cyber Karaoke Club International. Once again, ladies and gentlemen, this is your friend, Emanik, Beijing, China, and Silver Q. Welcome po kayo lahat dito sa ating live stream ng Cyber Karaoke Club International. May sakit din ba ang Papa mo, Wena Bustamante? Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Okay, before po tayo mag-continue, welcome po natin yung ating mga guest from the comment section. Miles Bustamante, mega love shoutout. Mara Channel, mega love shout out. Bisa Ferrer, mega love shout out. We got here Gloria de los Santos, mega love shout out po. Nilda Leone, Ophelia Pamintuan, mega love shout out. Di August, mega love shout out. Janeline Robanti, mega love shout out po. Pass away, mega love shout out sa'yo. Welcome to Cyber Karaoke Club. Yan, mega love shout out po Ate Gloria Pavia, sis Mare Channel, sis Wena Bustamante. Our condolences to your family also. Sino yun? What? Tatay daw ni Wena Bustamante, namatay din kanina. Oh my goodness. Sis Lisa Ferrer, mega love shout out. Condolence. Sis Edgar Verde. Wena Bustamante. Sumabay kay Tol Jerry? Yeah. So, welcome po. Medyo ating Cyber Karaoke Club ngayon ay medyo nakakalungkot at isipin natin na Gloria, isa sa ating mga kapatid, Jerry Boxit, ay iniwan tayo. That's life, mga kapatid. May dumadating, may nang iiwan. At shocking kasi hindi natin inaasahan na ganun ang mangyari sa ating kapatid na Jerry Boxit. Okay, welcome natin si David Lambino. It was really shocking kasi na last time masaya tayo dahil naka-recover si Tol Jerry. Nagising siya. At we were hoping na okay na siya. And tapos nagulat tayo kanina na ganun na lang. Nakakalungkot isipin na yung ating kapatid ay sa ngayon ay wala na. Pero yun nga, intindi na lang natin, that's life, diba? Kagaya si Wena, she also lost her father today. Kasama ni Tol Jerry din, na nawala. But, you know, mga kapatid, that's life. We have to accept it kasi ano yun eh. Kumbaga sa ano, yun ang gawa na ng ating may kapal kasi yung ating buhay dito sa mundo ay kagaya na madalas ko sinasabi na, you know, temporary at hiram lamang. Kaya
hindi natin masabi kung kailan tayo babawiin ng ating hiniram na buhay. So, you know, ang importante mga kapatid na every day we have to say thank you kung binibigyan pa tayo ng ating hinirma ng buhay, ng pagkakataon na mabuhay pa muli at pagpatuloy ang ating pag-experience dito sa mundo. At walang makapagsabi kung kailan tayo, kung kailan babawiin yung ating hiram, di ba, na buhay. So, masaklap man isipin na yung ating kapatid ay nawala na, pero yun talaga ang kumbaga sa ano, kagustuhan ng ating may kapal. Kaya ang sinasabi, rest in heavenly peace. Naisip ko na rin na siguro kung hindi nangyari yung ganun kay Tol Jerry, ay magiging burden din sa kanya at saka sa ating mga kasama or kaibigan, kapamilya niya when he is only suffering for, you know, complicated sickness na dinadala niya. Pero alam niyo po, kung iisipin ninyo noong natutulog si Tol Jerry at ginising natin, paggising niya, ano ang unang niyang sinabi? Salamat po sa inyong lahat. So pinagbigyan lang po siya para magpasalamat, na gumising para magpasalamat at magparinig po sa atin. Di ba? So, pero nung kumuha siya ng ano, parang last communion, sabi ko, nako, parang na-feel ko na kaagad, sabi ko, nako, mukhang doon na ako nag-isip, last communion, mga kapatid, pag once na binigyan ka ng last communion, when you're sick, parang ano na yun, binibigyan ka na ng Panginoon na, okay, welcome to my kingdom. Sa akin lang ha, isip ko lang yun. And sinabi ko nga kay Mahal, sabi ko, ha, bakit ganun? Nag-last communion na si, ano? Si Tol Jerry. Pero masaya siya, ha? Nakausap ko ilang. Kahapon lang. Kailan ba yun, Mahal? Isang araw. Tapos kagabi, di ba? Nang isang araw. Nung, kasi si Tol Jerry sabi actually, niya... Actually, mga 1 hour before siya siguro nawala nung magka-chat kami. Yung tinatawanan natin kasi sabi ko, parang lango si Kuya Jerry sa kanyang mga gamot kasi kung ano-ano na ang sinisend niya sa aking message. Oo, di ba? Kasi parang napag-usapan namin. Actually, si Tol Jerry mismo ang nag-ask sa amin, nag-inquire. Sabi niya, kapatid, sabi kay, ano, kay Mahal, sabi niya, eto, ganito, ganito, ganyan, yung mga babayaran dito, pwede i-send na yung ano. So, send na yung funds doon sa kanya para maipadala doon sa Macau. Eh, ang nangyari, siyempre, naghanap kami ng paraan. Yung pala, it turned out na kailangan kung mag-transfer ka ng bank to bank, bank from the Philippines to Macau, maraming requirements. So, sinend ni Mahal yung requirements kasi kailangan niya gawin yun. O, yun ang napag-isipan namin. Okay, sige, send na, ganyan. Nung sinend ni Mahal yung requirements, parang kinopy-paste niya at binalik. Tapos oo, sabi... parang wala na siya sa wish ba? Oo. Tapos yung sabi ni Mahal, yung... i-fill upan mo yung... fill upan mo yung ano, yung requirements. Oo. Ang sagot sa kanya, ano ba yung Mahal yung sagot sa'yo? Chamoops. Oo, parang hindi. Chamoops. Hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan po. Kung ano na siguro natatype ni Kuya Jerry. Kasi mga 1 hour yun before siya mawala. Di ba alas 3 yun? Oo. Nang madaling araw. Yeah.
So ganun ang nangyari. Sabi ko, ah, nag-doubt na rin ako. Sabi ko, parang hindi na yata, ano, wala na yata sa ano si Little Jerry nung sinagot niya yun. Sabi ko, ha? What? Pero ang nag-iisip din ako na sabi ko, baka mamaya ibang may hawak ng kanyang cellphone. Oh, na hindi niya naiintindihan. Maari din. Siya so, pa yung mahal kasi wala siyang kasama kagabi sa bahay. Nasa trabaho si Leslie. Oo. So yun na, doon nag-isip kami. Natawa nga lang kami ni Mahal. Sabi ko, aba, naku, wala na yata sa ayos to Jerry. Nagtawanan pa kami. Parang hindi na tama to. Parang ganun. Wala na sa wish yung mga type ni Kuya Jerry, yung mga message niya sa akin. Hindi ko naman hindi. At saka nung na-notice ko rin yun, nung inaayos namin na gusto namin ibalik yung kanyang channel, kasi nawala nga eh, nung nasa hospital pa siya, yung mga ano niya, iniintindi ko na lang kasi iba-iba na puro nakakapital letter na yung mga message niya. Sabi ko, Kuya, ano, log in ka. Okay, log in naman ako. Hindi ako makapasok. Yung pala, mayroong ibang number na nakalagay. Sabi ko, sige, mag-log in ako. Pero i-ano mo dyan, kasi may two-way verification yan eh. Sabi ko, pag nakita mo na ano, i-yes mo lang tapos i-send ko sa iyo yung code. O, ginawa namin yon ilang beses. Pero ang tagal niya mag-react. Tapos nung tinatawagan ko siya, ang nakakatawag hello, ito. Hello, she's love, summer rain, Ate Gloria. Mahirap din kasi nung tinawagan ko siya, parang ako din ang naawa din ako dahil, alam mo, dun sa tabi niya, mayroong isang... May background doon na matanda na parang ano, nahimatay na. Gumaganon na, sabi ko na ano ba yan? Pero hindi ko na binanggit kay Tul Jerry yun. Yun yung mga katabi niya, yung mga sa paligid niya, yung background na yun na parang may... Parang nahimatay na. May Omar Ignacio. Paano man yan? So... Pero hindi talaga kami makapasok doon sa dati niyang ano. Buti nga, nung bumalik na siya sa bahay, siguro na sa computer, nakalag-in siya ulit. So, naka-comment pa siya doon sa nagla-live. Kanino ba yun, Mahal? Nakita niyo na nag-comment pa siya? Kay Mami Jessica, tsaka kay ano, kay Nakyama. Oo, oh, yan. Nakapag-comment pa si Tol Jerry. So, ibig sabihin, bumalik na siya. Nakapag-log-in na siya doon. Oo. So, sabi ko nga, okay na yun ah. At least, di ba? Bumalik na siya sa kanyang channel at nakapag-comment na siya. Ginagamit niya na yung kanyang auto na channel, yung dati. Hindi na yung fake. Kasi yung fake... Oo nga na, nandun din naman ako kahapon kay Mami Jessica. Sabi ko, it looks good, sabi ka nun. Di ba? Tapos, kasi nung ano, meron din siyang... Kasi tabi-tabi sila ng mga pasyente, sis Liza. Oo. Eh, yung iba parang namamatay na ba? Yeah. So ngayon, kung titingnan ninyo sa ano sa Facebook, naka-green si Tol Jerry, pero hindi na siya ang gumagamit niya. Siyempre, iba na yun. Hindi natin alam kung sino yan. Oo, kasi kanina sa GC may nagtanong bakit naka-green pa yung kay Kuya Jerry. Oo, hindi na po siya yan. So, kasi nag-ano na siya, namaalam na siya. Nagpapahinga na ngayon. Ngayon, yung update doon... Hello, this is Cadillac. Yung update doon, pinuntahan na ni Brother Lionheart. Hello po, Ate Lynn Alvarado. Ni Rod Lionheart. At inaalam nila kung kailan sila pwedeng dumalaw sa kanyang katawan doon. Nasa hospital pa rin siya. Kasi sa ngayon, nasa hospital pa si Kuya Jerry. Hindi pa siya nakalagay sa kabaong. Kumbaga, pwede siyang i-view from Monday to Friday, alas 10 ng umaga hanggang alauna. Pero bukas yata may special viewing, alas 10 hanggang alauna ng umaga. Yes. Alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon. So baka magsipunta sila doon. Kaya lang limited din
Oo. So, bigyan muna natin sila ng background about sa ginawa natin na processing na pag-transfer ng funds. Kasi ang funds na naipon po natin ay nakalagay sa bangko sa Philippines in pesos. So, ginagawa namin through Ate Sara Aswad. Brother Rod Lionheart Lopez, ginagawa namin ng paraan na kung paano may transfer doon sa Macau. So, on the process yun. Pero ano ba naman, Tistol Jerry, bakit iniwan tayo? So, ang tanong ngayon, mga kapatid, ito, wala na si Tol Jerry. So, ito, pinag-uusapan namin nila ni Brother Rod kung ano ang mangyayari dito sa funds na naipon natin na dapat pangtulong ni Tol Jerry, para kay Tol Jerry. So, abangan po ninyo at yun pa nga ang ano, kasi actually may funds tayo. So, malalaman kasi ngayon medyo unclear pa kung ano mangyayari. Ililibing ba siya sa Macau o ililibing ba siya sa Pilipinas? Yun ang ano doon, yung tanong doon. So, pero mga kapatid, kahit ganun ang nangyari kay Tol Jerry, alam niya naman kung paano tayo nagsuporta sa kanya, sa kanyang nilalakaran na ano ba tawag doon? Yung journey niya. Yes. Thank you, Mami Emmy. Mami Emmy, welcome. Yes, hindni natin pinabayaan si Tol. Hindni natin pinabayaan si Saglit. Welcome, Mami Emmy. Hindni natin pinabayaan si Tol Jerry at sigurado Hello, sis Fitness. Bago siya namamaalam, alam niya kung gaano natin siya kamahal at hindni natin siya pinapabayaan. Hindi natin siya sinukuan hanggang sa huling araw. Yes, kasi masaya yung... Kanina talaga, kausap ko siya, madaling araw. Pero, wala eh. Siguro after an hour, baka yun inatake siya. Oo, yun kasi ang mahirap. Alam niyo po mga kapatid, kapag may sakit ka sa puso, kapag inatake ka, mahirap yan. Kasi yun yung traitor na sakit nga ang tawag dyan, di ba? Oo, yes. Ay, napakahirap talaga. Akala siguro ni Kuya Jerry, malakas na siya, di ba? Pero... Oo. Bigla. At saka feeling, nung nag-send nga siya ng voice message sa akin, sabi ko, ba, diretso na yung... Diretso na siya magsalita. Uh-oh. Yeah, natuwa din ako doon. Mariline Dizon, mega love shoutout po. Humihinto siya ng konti. Pero pag diretso, saan ba yung... Pinaka-sample niyan, saglit. Meron ko ba niyan, Mal? Wala. Anyway, hanapin ko. Hindi, malalaman niyo yan sa ano, sa... Malalaman niyo yan sa GC. Kung ano ang desisyon. Kasi... ngayon, pinag-uusapan pa lang kung ano ang gagawin. Dahil hindi pa sure kung ano, uuwi pa siya sa Pinas o doon siya ililibing sa Macau. Sa Macau or i-cremate. Number one, ito din po ang isang complication. Kasi itong kasama ni Tol Jerry sa bahay, hindi din siya sila registered na magka-partner. So, wala ding walang magawa yung authority. Yung mga partner niya. Oo. Pero ito, dapat malaman ng mga kapatid natin na ever since na nagkaroon ng problema si Tol Jerry, yung mga kamag-anak niya parang pinabayaan na siya. Hindi natin ma-deny yan. Hindi natin ma-deny. But, hindi natin nasabi sa kanila kasi nga itinatago pa rin namin. Oo. Pero inallowed na kami ni Kuya Jerry na okay lang malaman nyo na yung sitwasyon. Oo. Kaya lang, gusto ko sana sa kanya manggaling. Kaya hindi ko pa rin sinasabi sa inyo. Pero sinabi niya naman. Siguro, pwede niyo nang malaman.
kung ano talaga yung ano, yung sitwasyon ni Kuya Jerry ever since na nagkasakit siya. Ever since na may nangyari sa kanya. Yeah. Saglit. Wawala yung aking monitor. Ayan, si Kuya David, that's told Jerry has a legal family. Meron po, pero yung anak po kasi niyang isa is nasa ibang bansa din. Tapos, nung una kasi, meron siyang kapatid sa Macau. Ngayon, nagtaka kami, bakit biglang nasa Pilipinas na daw. So, hindi namin alam. Tapos, meron siyang pamangkin sa Macau. Ang inaano nang namin, bakit nung malakas pa si Kuya Jerry, eh, hindi sila nagsisilabas. Ngayong wala na, tsaka sila nagkukumahog. Kaya, kumbaga, parang ang sakit sa akin. Sa akin, sa kanila. Hindi lang sa'yo, kay Brother Rod din. Kay Brother Rod. Gumawa. Oo. Sila ang grupo nila na gumawa ang lahat. Sila yung... Sila kasi nag-aasikaso dun eh. Pinaka-back up. Yes, pinaka-back up ni Tol Jerry. Kung hindi dahil sa kanila, walang bumibibisita kay Tol Jerry. Kasi yung kapatid ay hindi rin siya, ano, nung naghahanap kami... Actually, ito yun. Nung unang nangyari kay Tol Jerry yun, naghingi na ng tulong si Leslie, yung kanyang partner, na sabi niya, wala akong magagawa dito. Sabi ganon. Kasi kailangan ng hospital, yung family, kahit yung embassy, ganon din ang sinasabi. Eh, walang sumulpot na ano, yung family. Nakakalungkot mga kapatid kung anong nangyari. So, kaya tumawag ako ng kapatid ni, naghanap ako sa YouTube, sa Facebook, kung sino-sino yung mga kapangalan niya, ka-family name. Kabuksit niya, ka-apelido niya. Nakontak ko yung kanyang kapatid na isa. At sinabi na, ganyan, sabi ko. Pero wala din siya magagawa kasi jobless din siya, nasa probinsya siya. Sabi ko, ano magagawa natin? Pero it turned out, mga kapatid, nakakalungkot kasi yung kahit mga anak ni Tol Jerry, hindi na siya pinapansin. Oo, that's the sad story. Hindi natin alam kung ano yung bigat ng nagawang kasalanan ni Kuya Jerry sa kanila. Bakit nila dead ma si Kuya Jerry talaga. As in, yung kapatid niya sa Macau, tinakot lang yun ni Brad Rod. Kaya nagparamdam. Sabi ni Brad Rod, anong gusto niyong mangyari? Papansin niyo si Kuya Jerry kung kailan patay na o ngayong buhay pa? So, kaya doon ako nag-isip na sabi ko, okay, bahala kayo. Kung wala kayong ano dyan, kami ang gagawa ng paraan. So, kinausap namin si Tol Rod at buti naman sila naman talagang open arms na talagang tutulong. So, sila talagang nag-back up doon. Oo, yung grupo talaga ni Brad Rod. Ngayon po, oo. Meron pong pamangkin doon na na biglang sumulpot na lang sa ngayon. Kaya si Brad Rod din ay medyo masama rin yung loob. Kasi nga, kung kailan patay na si Kuya Jerry, tsaka kayo, sabi niya talaga doon sa pamangkin, kung kailan wala na si Brad Jerry, tsaka kayo, lumabas ngayon. Nung tinatawagan namin kayo, nung may sakit, kailangan ni Kuya Jerry ng kamag-anak dito, wala kayo. Hindi man lang kayo nagre-reply. Kaya talagang masama yung loob ni Brad Rod. Pero ngayon, may nag-claim na pamangkin. At sabi, gusto daw nilang iuwi yung bangkay ni Kuya Jerry. So, malalaman po kasi kakausapin pa sila ng immigration, ng embassy natin. Baka bukas or hanggang next week po. Sana ma-facilitate. Sana ma-facilitate yung pag-uwi ni Tol Jerry para naman at least doon siya malibing sa Pilipinas. So, pagdasal po natin. Mga kapatid, pagdasal natin. So, yung konting tulong natin, kung
Depende sa mapag-usapan kasi si toll road din ang mag-decide kung legit pa talaga yung pamilya na mapupuntahan ng funds natin. Pero sa totoo lang, yung direct family ni Tol Jerry, yung mga anak niya, pinabayaan na siya. Aywan ko kung ano yung about dun sa ex niya, wala tayong alam dun. Pero yung mga anak niya, nakakalungkot mga anak kapatid. Anak at mga kapatid. Oo. Hindi, ang sabi naman nung nakausap ko ng kapatid, financially wala akong may tutulong. Sabi nga nun, parang inaasa niya lang doon sa anak ni Tol Jerry na hindi nasa na abroad. Hindi na masyadong malihim si Kuya Jerry. Oo. Makasingit ako. Opo, yes, opo. Yes. At tutulong naman ang UWA eh. Lahat naman ng mga opo, opo. FW. Sinabi rin po ni Brad. Opo, Rod. Opo. Oh, eh, wala nga siyang ginastos sa hospital eh. Sobrang laki ng hospital bill ni Kuya Jerry. Yeah. Pero ang nagbayad is ang Caritas. Aha. Caritas, yeah. Pero kung Caritas. Bangka yung iuwi, talagang napakamahal ang bayad talaga. So, mahal yan, mahal. Oo. Kung na siya at yung abo lang iuwi, kaya malalaman. Nasa family naman nila yun din ang magsasabi. Kasi may GC eh. Naman tayo. Kung nakita yung bangka, okay. Oh. Lalabas sila. Eh, pero kung hindi, ba't naman gano'n? Yun nga. Nakakalungkot talaga. Nakakalungkot. Oo. So, actually, kahit si Tol Jerry naman ay nagsabi na sa amin noon na okay na sa akin, ready naman ako kung ano yung malalaman ng mga tao about sa akin, sabi gano'n. Binigyan niya na ako, inallow niya na ako na sabihin sa inyo yung kung ano talaga yung nangyari sa kanya. Yes. Yeah. So, ganito kasi yun eh. Nung January 12 yung last na LS niya, di ba? Tapos, nung January 14, di ba, umakyat pa siya sa Orlando Team Official. Mm-mm. Ayun. Eh di nakasama pa natin siya. Ngayon, nagkaroon kasi ng problema doon sa hotel na pinagse-celebrate nila ng birthday. Medyo ang ingay nila, so may nag-complain. Yun yung totoong nangyari doon. Sabihin ba natin? Ikaw na nga magkwento. Yeah. So, ganun yun. Nasa live ng Orlando yun, nung time na yun. Nung nangyari yun. Actually, mayroon akong dyan eh. Sige, White Flower, thank you so much in advance, ha? Salamat. So, yun ang nangyari. So, nagkaroon siya ng, argument. Confrontation sa may-ari. Confrontation doon sa may-ari. Na pag-initan siya at pinahuli siya. So, yun. Doon na nag-umpisa. Yun na yun. Okay, that's it. So, nahuli siya, kinulong siya. That's it. Yeah. Yun yung hindi nyo alam. Kasi, ang sinasabi lang namin sa inyo palagi is wala siyang internet. Oo, na pinagbabawalan siya. Nakulong po si Kuya Jerry. Oo. Doon nag-umpisa yung kanyang So, hindi natin alam. Kasi, we are not aware kung ano. Alam naman si Tol Jerry, matigas din magsalita. Di ba? Hindi natin alam kung ano yung dahilan. Oo. So wala din kaming may-ari ng hotel. Wala din kaming doon. Kaya tumawag ng pulis. Alam ko ano talaga yung tunay nangyari. Pero pinakulong siya. Pinakulong siya. Doon na nag-start. Yung unang atake niya is from mula siya sa kulungan. Nasa pulis cell. Yung nagdala sa kanya, nasa cell na siya. Pulis ang nagdala sa kanya. Papunta sa hospital. Yun yung unang atake niya. So, ibig sabihin, na-stress siya dun sa loob. Yeah. Tapos unang labas din niya sa hospital, nagpa-discharge siya na hindi naman dapat. Dapat yan ay... Siya mismo ang pumirma ng waiver. Siya mismo ang pumirma ng waiver. Kasi wala nga family na nagki-claim . Oo. Wala kasi sa kanyang family na nagki-claim. So, si Kuya Jerry siguro na rin din sa hospital, lumabas. Oo, kasi dapat hindi kasi... Hindi siya pinapalabas eh. Hindi siya pinapalabas ng hospital. Nung unang atake pa lang niya. Kaso lang,
Matigas talaga ang ulo ni Kuya Jerry. Dapat kasi maoperahan na siya dapat kung may pipirma ng na family. Kaya kami na, kaya po kami naghahanap ng pamilya na ma-contact yung hospital. Eh walang lumabas. Walang lumabas na pamilya, kaya hindi natuloy yung operasyon. Oo. Hanggang sa naghintay nang naghintay, walang pamilya na lumabas. Ngayon, nung patay na siya, merong lumabas na pamilya. Oo, strange. Ngayon, patay na, tsaka lumabas ang pamilya. My goodness. Diba, kalungkot mga kapatid. Kaya masama ang loob ko kanina. Pati si Brad Rod. Masama din yung loob. I can imagine kung ano yung ano ni Brad Rod. Kasi si Brad Rod ay lahat ginawa kung ano yung tulong na dapat gawin doon. Siyang lumalakad. Pati yung grupo nila. Alam mo, salute ako sa grupo ni Brad Rod. Sila talaga, everyday, tinadalaw nila yun, yung kagrupo. Kagrupo nila doon. Although na si Tulje, di ba? Okay, sabihin na lang hindi, natin. Fitness lifestyle, ano, inalaw niya na kaming malaman niyo. Oo. Yung accepted niya naman na daw, sabi sa amin. Na. Oo. Kasi dati tinatago-tago namin yan dahil ayaw namin kasi na... Kasi kami lang yung may gustong magtago. Kasi nga, may mga basher si Kuya Jerry, ayaw namin na mabash siya. Pero siya, sinabi niya na sa akin na okay lang malaman nila. Oo. Sabi ko, ikaw na lang kakamagsabi ano pag yan. Malakas ka na. Kaso lang, hindi na umabot na lumakas si Kuya Jerry para masabi sa inyo. Oo. Ayun. So, hindi natin talaga inaasahan kasi ang alam natin na lumalakas na si Tol Jerry. Natuwa din ako. Sabi ko, sige Tol Jerry, sige alam mo, asikasuhin ko na maibalik sa iyo yung channel mo kasi nawala nga yung channel niya. Eh, hindi pa rin kami makapasok kahit anong gagawin namin. Hindi kami makapasok doon sa old channel. Buti nung umuwi siya, siguro nasa laptop yun, doon yung account niya, nabuksan niya at nakapag-comment pa siya doon sa mga... Hello, Linar, Michael Pizarro, thank you po, nakapag-comment pa siya doon na ginamit niya yung auto, yeah. Yung old channel na, doon sa mga nagda-live, di ba? Eh paano yun, di pwedeng i-report na yung Jerry Buksit na yun na wala na? Nakapag-login na siya ulit nung pumasok na siya sa mga LSLS kagabi eh sayang naman at nawala ngayon siya nang nawala. It's so sad. Yeah, sobrang nakakalungkot talaga. Kanina nung nalaman ko talagang nanaas yung buong balahibo ko talaga. Kausap lang namin ni Mahal eh. Sabi ko, naku, ano ba yan ang ginagawa ni Tol Jerry? Sabi ko sa kanya, yung mga comment niya, bakit mga parang joke naman yan? Sabi ko, parang wala na yata sa ayos Tol Jerry. Tapos sabi ko, sige, kasi almost going to work ako eh. Walang hiya talaga yan si Icor. Eh, si Icor, huwag nyo nang pansinin kasi may saltik naman sa utak yan. Ano ba sabi ni Icor? Kinarma na daw, tinamong kabalang hiyaan ng babae. Patay na nga siya eh. Sira ulo. Nakakawalang hiya talaga. Gago. Alam nyo, yan si Icor, may saltik yan. Nakausap ko yan. Ayan. Nagmurahan nga kami yan eh, dahil may saltik yan. Namatay na nga yung tao, sasabihan mo pang gano'n. Sira ulo din, no? Diba? So, tingnan kaya, mo ayan yung iniwasan namin, kaya namin inano. Oo. Hindi na namin pinapansin yan so far. Hindi na namin pinaalam sa inyo kasi nga oo. Alam namin na baka mabash pa si Kuya Jerry eh, hindi pa nga magaling. Mm-hmm. Baka lumala. Yeah. Pero sabi talaga ni Kuya Jerry sa amin, pwede nyo nang malaman kung ano yung nangyari sa kanya. So, yun. Kaya siya po nakulong. Kasi si Kuya Jerry po ay overstay sa Macau. Yun po yung totoo. Ayun. Oo. Wala po siyang, hindi po siya legal sa Macau. Hindi documented. Undocumented po si Kuya Jerry. Okay. Lin-Lin Belgium, yun yung totoo kasi maraming nagtatanong bakit nakulong. Oo. So anyways, every journey, talaga may sarili tayong journey or something, di ba?
Yun ang journey naman ni Tol Jerry. At nakakalungkot. Nakakalungkot. At, pero ito, saan natin nakilala si Tol Jerry? Nang dahil sa ginawa niyang pagsuporta kay NAM ng panahon, di ba? Tingnan niyo kung paano niya sinuportahan talaga yan. Hanggang sa nag-isip siya na, ay, mukhang hindi na yata ako ano dito sa grupo na to. So, doon siya naghiwalay at sumama dito sa grupo namin, sa Orlando Team Official, sa TN Mag. Pero hindi na masyadong ano yun. Hindi na masyadong napansin yun. At anyways, pakinggan muna natin si Tol Jerry sa kanyang awitin. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong walang sawang suporta. May bulong dinggin mo, ihip ng ating panahon. Banat, Tol Jerry! May miss you! May sigaw dinggin mo, at ubos na ang oras mo. Oras na magpasya kung saan ka pupunta. Oras na mag-iba ka ng landas. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama lang pag-alilangan, ang takot ay nasa isip. Thank you so much, Pasaway, for the super stickers! Thank you so much! Di tiyak at ang ulo'y laging ligaw. Damhin mo parang buhay lang si Tol Jerry. Ang landas ng puso mo. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-alilangan, ang takot ay nasa isip lamang. Dinggin mo, damhin mo, ang landas ng puso mo. Oras na, magbuo ka ng pasya. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Takot ay nasa isip lamang. Alright, Tol Jerry,
Alam ko hindi ka rin absent hanggang ngayon sa ating LS. Nandiyan ka lang yan. This program is powered by Lynn Alvarado. A super chat. Rest in peace, Kuya Jerry Boxit. Oh my goodness. Okay, thank you so much. Alam niyo po, nakakaiyak na isipin na si Tol Jerry ay hindi na huminga. Pero buhay na buhay po siya sa ating puso. At nandiyan pa rin siya. Ayun, si Rafa's Music, mega love shoutout sa iyo. Yeah, wala na mega love shoutout. Anyways, and this program followed by Mylene Cabello Super Sticker. Thank you so much, Sister Mylene Cabello. Anyways, Tuljeri, salamat sa foundation ng ating samahan. Orlando Team Official, TN Mag. Nung dati, magkasama tayo dun sa kabila, dun sa, ano ba tawag dun? FLM something? Community? Yes, nandun yung foundation. And you will always be in our memories and in our hearts. Alam mo, ito. nakakaiyak. Alam niyo po, mga kapatid, we are just only a small YouTubers, pero alam niyo po, ito si Tol Jerry, pag may LS kami hindi nag-a-absent yan, bihira lang siya nag-a-absent. He's always there. Oh, ever since. He is always there. At sabi niya nga sa akin na, okay na yun, Kuya Silver, kahit wala ka, kami bahala dito. O, di ba? Pero anyways, Tol Jerry, I can imagine you're tired already. Kasi alam nyo po, ang case ni Tol Jerry is complicated yung kanyang sakit. Yes. Mataas yung sugar, meron siyang sakit sa kidney, meron pa siyang sakit sa heart. So, very complicated po, mga kapatid. So, I can imagine na... sa totoo lang, ako, I am pro-life, right? Pero, pag once na, pagdating sa mga very complicated na situation, ako, kahit sarili ko, sasabihin ko na lang sarili ko, okay, I don't want to burden so my family or, you know, so I don't want to burden myself as well, living like only in pain, okay? Oh, God! Sasabihin ko na lang, God, okay, get me now. Ganun lang po yun. So, anyways, that's life. At nakakaiyak, nakakalungkot. Kung sino man yung mga basher dyan na nagbabas kay Tul Jerry, wala kayong mga puso. Yeah. Isipin nyo, sarili nyo mga kapatid. Kasi baka mangyari din sa sarili nyo yan. Oo, kasi life is a gamble. Isipin nyo yan. Life is a gamble. Alright? Kaya, that's it. Kaya, Icor, anyways, matakot ka, ha? Itong Icor na to, I don't know. I don't know her. Hindi naman ako masyadong ano kay Icor. Pero may konting pasasalamat din ako kay Icor. Kasi kung hindi dahil kay Icor, hindi ako nakilala sa FLM family. But then, after that, nung binabanatan niya na si Mahal, sabi ko, ano bang klaseng tao to? Di ba? Naalala mo yun, Mahal? Naturing niya pa namang teacher yan, si Icor na yan. Tapos siya pa yung magkaganyan kay Kuya Jerry na karma, patay na. Yes, ba? Anong puso meron kayo? Oo nga eh. So, Tol Jerry, alam ko na masaya ka na ngayon. You're in the hands of God. Sayang at hindi ka na namin makakasama dito. Oh, and
Oh, rest in peace natin siya nakasama. No? Rest in heavenly Jerry. Peace na lang, Tol Jerry. At yun nga, sinasabi ko palagi sa'yo, Tol Jerry. Singing is our hobby. So, pakakantahin muna natin si Mahal o sino ba Mahal? Si Mami M. Okay. And again, this program is powered by Ate Marlene Cabello Super Sticker. Thank you so much, Ate Marlene Cabello. Salamat po yan. Mami Emmy, nakakaiyak talaga, Mami Emmy. Actually, Mami Emmy, Sis Ida Ilagan. Kanina nung nalaman namin yon, actually, hindi ako nakatulog. Sabi ko, ano ba naman yan? Parang hindi ako maniwala kasi kajujok ko lang si Tol Jerry nung nakaraan eh. Oo, pero yun nga, sinasabi nila, you know, who we are. Na paano natin makakalimutan din si Tol Jerry? Siya yung who we are na kakalabanin natin ang gusto ng Panginoon, di ba? Pag binawi tayo, kahit yung buhay natin, kapag binawi niya na, eh, yun na yun. Yeah, so, anyways. Gagawa na lang natin. Ipagdasal na lang natin. Ate Mylene, eh, nagulat din kaming lahat. Yes. Siguro hanggang dyan lang po talaga yung buhay niya. Yun nga eh. Yeah. Mami Emmy, kumanta ka na dyan. Mag-CR muna. Mag-iiyak ako, hinto na ako. Huwag kayo umiyak. Hindi, huwag kayo umiyak. Hindi, nakakaiyak kasi. Nakakaiyak kasi nakakaawa ka lang ang napagdaanan yan. Oo, talaga. Nakakaawa talaga. Yes. Kumawa din kami, Mami Emmy talaga. Kasi walang nakikita sa kanya. Mami Emmy, mahal ha. Ako yung siya mo na. I'll be back. Okay. Yun po yung masakit. Yung walang mag-claim sa'yo. Kaya lagi kang lumalabas ng hospital hanggang sa huling sandali. Tapos ayaw namin yan palabasin ng hospital. Kuya Jerry, ba't lumabas ka na naman ng hospital? Kailangan mo mag-stay sa hospital. Pinakiusapan na siya ng embassy, pinakiusapan siya ng doktor, pinakiusapan siya ng mga pulis. Actually, every day may pulis kay Kuya Jerry sa hospital. Sabi ko nga, niloloko ko nga siya. Kuya Jerry, special ka pala dyan sa hospital. Kasi lagi kang may bantay. Lagi may security. Sabi niya, nga kasi may ano na pala siya, nahuli siya. So talagang hindi siya pinakawalan. Kaya kasi, pala yung telepono niya na andun sa pulis kasi. Yes, yes. Kaya anytime na lumakas siya, pag nakita ng pulis na malakas na siya, pauuwiin talaga siya. Oo. Kaso lang ang problema, hindi siya tanggapin pa ng mga airlines dahil sa kalagayan niya. Dahil ngayong sitwasyon. Kaya nga, dito sa ating families, TNMAG, Alfa Romeo, Hepheporay, Orlando Team Official, at sa iba na wala sa family natin pero nandito sila ngayon para sumuporta at maalala si Kuya Jerry, ay maraming salamat po sa inyong lahat. Kasi kagabi, di ba, nag-usap tayo? Pagdating ko dito sa bahay, nabasa ko lang. Di ba, magka-chat pa tayo, Mami Emmy? Magka-chat nga tayo. Di ba, tinawagan ko kayo kanin kagad kahapon. Ayun nga. At pagdating ko dito sa bahay, dinahiga na ako. Aba, nagbabasa ako ng message, gulat ako. Sabi ko, ha? Bakit pa siya kanina? Sabi ko, gano'n, ano ba yan? Talagang, nung nalaman ko talaga, nanlumo talaga ako. Hindi na ako nakapagtrabaho, hindi ako nakatulog nung hapon. Lagi po ako natutulog pag hapon. Kaya, basta malalaman niyo po sa, ano. Pero dapat naman, hindi na ibinabas. Ano ba yan? Patay na siya, pwede ba? Kahit na may nagawa siyang pagkakamali, huwag na natin ibas. Patay na yun eh.
No ba yan? Siya lang siguro yung nag-content kay Kuya Jerry na ganyan. So, hindi naman tayo, ano? Parang wala namang pinagsamahan. Oo, isama-sama naman dahil naging defender din naman si Kuya Jerry ni FLM dati. Ano ba naman yan? Oo, si Marilyn Dizon. Wala talagang nagparamdam. Kung hindi nga namin tinawagan yung mga kapatid, as in, tsaka kahit natawagan na namin, laging sinasabi ng kapatid, kaya niya yan. Bahala siya, ganun. Oo, kaya yan, siguro, kaya si Kuya Jerry din, hindi nakakatulog paggabi, kaya inom lang ng inom. Mami Marlene Kitching, mega love si Arot po. Sis Marlene Dizon. Mami Amy. And welcome, yes, Brother Eric. Hi, Eric. Ganun talaga ang buhay. Silipon ako bigla eh. Nakakaiyak kanina. Nakakalungkot, nakakaiyak. Ano ba yan? Pero sana naman, no? Sana naman to si Icor. Hindi ko kasi alam, hindi, ano, nag-unsub na ako sa kanya matagal na. So, hindi ko nakita na kinukontent pala niya si Kuya Jerry. Naku, wag na. Kasi, ano, dapat na, pagdasal na lang siya, eh. Kahit na may nagawa pa na kasalanan sa iyo, hindi na dapat, diba? Oo, hindi na dapat. Pagdasal mo pa nga, ganun na lang, di ba? Dapat ganun, ano, Mami, kasi wala na siya. Oo nga. Dapat pagdasal mo pa nga, ganun lang. Kung ano pa man ang ginagawa niya mo ngayon, against kay Kuya Jerry, hindi niya na malalaman niya. Ayun nga. So, dapat nung buhay para inaway ka rin ni Kuya Jerry. Oo nga. Akala mo, tatantanan ka na. Irespeto na natin si Kuya Jerry kasi wala. Oo. Patay na, namatay na siya. Wala na yan. Wala na. Dapat nga ipagdasal na lang siya, ganun lang. Yes, Mami. Pero nakakalungkot, nakakaiyak, ano pa. Eh sige, kakanta ako pero pag ano, iyak ako, hinto ako ah. Kaya umiyak. Naiyak ako eh. Hindi, nandyan lang yan si Kuya Jerry. Yeah. O, huwag mo akong paiyakin, ha, Jerry, ha. O, sige. Mga ano na lang muna nagkakantahin natin. Mga worship song na lang muna. Opo, opo. Worship song, mas better. Ayaw ko kasi sinipon na. I surrender all to Him, my Redeemer. I trust Him in His presence, Lord. Yeah.
Kapitan Terry, pahinga ka na. Okay, we love you. Pero ano, kanina daw, pasaway? Kanina daw, yan na, isa pa yan. Kanina, kumukontak na kay Brad Rod yung anak ni Kuya Jerry. So, di ba ang sakit? Kasi kung kailan wala na siya, wala tsaka na siya kinokontak. Ano pang silbi? Wala na. Di ba? Hello po, Gatas sa Tahong. Salamat, salamat po sa inyong pagdalaw. Thank you po. Thank you so much, Ati Gata. Ayan. Kakalong naman pala. Ano ba yan? Huli na ang lahat. Yun. Kanina, nakausap na yata ni, ano, ni Brad Rod yung anak. Kasi yung isang anak po ni Kuya Jerry is nasa ibang bansa din. Hindi kasi po natin alam kung gaano ka bigat yung kasalanan ni Kuya Jerry sa kanila. Bakit nila dinedma si Kuya Jerry. For the ano lang sana eh, for the last time na baka sakali kasi it may be triggered din yung sitwasyon na yun si Kuya Jerry. Oo, di ba? Siguro kaiisip din niya, kaya siguro hindi siya gumaling. Imbis na lumakas siya, wala. Kasi wala talaga eh. At saka pag nag-reach out siguro yung mga family niya, nakatulong din yan sa ano niya eh. Sa oo, nakatulong sana yan sa kanyang health, di ba? Sa, kumbaga, siguro lalakas yan ng konti. Kasi, oo. Ano, di ba? Kumbaga, napatawad niya siya. Kung meron lang sana ng mga yung magsusupport sa kanya doon sa kanyang ginagawa, palagay ko baka nakaya na-over kami kay Jerry yung pangyayari na yun sa kanya. Yeah. Oo, medyo siguro baka medyo lumakas pa ng konti. Yung stress kasi ang tingin ko, kaya na-trigger ko kay Jerry din sa kanyang situation. Kasi kung napanood niyo po yung last LS ni Kuya Jerry, yung January 12, yun po yung last LS ni Kuya Jerry na umiyak siya. Premonition. Umiyak siya doon at sinabi niya, ako ang may kasalanan kung bakit nagkagulo ang family ko. Nagkahiwa-hiwalay kami. Ako ang may kasalanan, pero araw-araw daw niya yon ipinagdarasal sa Diyos na patawarin siya. Pero hanggang dun sa nung January 12 wala talaga, as in wala siyang natatanggap na balita, na nakikibalita sa kanya, wala, as in nagsink in stress, depressed si Kuya Jerry, kaya siguro na trigger lahat ng sakit niya, lumabas sakit sa heart, tapos nagkaroon pa siya ng kidney failure, tendon, diabetes. Kaya, pero siguro kung nag-reach out from the start na nagkasakit si Kuya Jerry, yung anak niya, yung mga kapatid niya, siguro medyo lumakas pa siya. Yeah, pero kung kailan na patay na siya, tsaka ayan, naglabasa na sila. Except dun sa isa nating kasama sa GC, pero yung isang kasama natin sa GC na yun is ako lang naman yung ano, nagpursige na ilagay siya sa GC, pero sa totoo lang ayaw nila. Mm-hmm. Respect na lang kay Kuya Jerry. Huwag na po natin siya ano, ibas. Wala na po siya. Never hello, heard si Sasa. Kung ano man yung sasabihin niyo, hindi na po yan mahiririnig ni Kuya Jerry. So, for the last time, for bilang mga kapatid natin, oo nga po, Ate Gata. Pero hindi kasi natin alam yung siguro nasaktan talaga ni Kuya Jerry, na aminado naman siya na nasaktan niya talaga yung family niya. Ayan. Kaya lang, hindi natin alam kung
kung paano niya nasaktan. Kasi masyadong malihim yan si Kuya Jerry. Pero at least, so pasalamat din tayo kay Brad Rod Lionheart. Siya yung nag-aasikaso talaga doon. Salamat, kapatid. Rod Lionheart. Talagang kanina, nung tinawagan ko siya na... Patuloy na pag... Sa akin din lang kasi nila nalaman na wala na si Kuya Jerry. Talagang nashock talaga si Brad Rod eh. Medyo na nagpaalam lahat yata siya sa trabaho niya and then pumunta siya sa, ano, sa hospital. Hindi pa nga natin alam kasi ano siya eh, mag-isa lang siya kagabi sa bahay nila. Nung nag-chat kami, mag-isa lang siya. Nasa trabaho yung kanyang ka-live-in partner. Ngayon, pagdating daw nung ka-live-in partner niya, mga alas 5, is nakahandusay na si Kuya Jerry. Which is, kausap ko pa si Kuya Jerry ng alas 3 ng umaga. Nung alas 5 pagdating ng kanyang ka-live-in partner, is nakahandusay na siya. Pero... ano pa, buhay pa. Kaso lang, nung dinala niya na sa hospital, doon na binawian ng buhay. Nadala pa niya. Brother Eric, shout out. Oh, wala na si Kuya Jerry. Iniwan na tayo ng ating Kuya Jerry. Oh, but, sana na, masaya na siya ngayon. Wala na rin naman siya dadanasan pagiging. Oh, oh. Parang ni Ate Gata pala si Kuya Jerry. Tingin ko si Tujeri ay nandito lang yan. Nagpapasalamat naman siya sa inyong lahat. Yun nga, binigyan, di ba natulog siya ng ilang araw? Oh, binigyan siya ng pagkakataon na gumising. At anong unang hello, sinabi niya? Salamat sa inyong lahat mga kapatid, di ba? You know, at least sinabi binigyan niya pa siya ng ilang araw para makapagpasalamat. Oo. Yung pala, yun ay huling ano na natin sa kanya, huling pagsasama na. Ayan, nakita pa siya sa LS kahapon, sa LS ni Nakyama, sa LS ni Mami Jessica. Pa siya doon? Nandun siya, nagko-comment-comment pa. Comment-comment sa comment section. Yes. Kasi hindi natin nga malaman kung ano yung... yung talagang oras na natin, di ba? Kahit sobrang lakas mo eh, kapag oras mo na eh, talagang oras mo na talaga yon. So, yung sa kanya, yun na yung oras niya. Pero at least, pero, hindi natin ma... Yung tita ko, yung pangatlo sa mga daddy ko, alam niya eh. Pag mawawala siguro, ka na... Siguro kaya lang siya bitbitin ng mga pusa niya, di binitbit na sabi siya. Sabi niya doon sa anak niya, Alvin, kunin mo yung 30,000 doon sa dresser. Mamaya, mga alas 10, mawawala na mo. Bah! Anong klas? Yeah, at around 10 a.m. in the morning. Nawala siya, namatay siya. Namatay siya. Grabe, no? May sakit eh. May sakit ba? Wala. Para, meron lang sa yung mahina yung baga niya, ganyan. Oo. Pero, kumbaga... since the beginning, yun yung sitwasyon niya. Pero nung mawawala na siya, sinabi niya na, kunin mo yung pera doon. Ayun nga, si Zaza, si Ivor. Siguro pag mawawala ka na, Kuya Silver, alam mo na yun. Oh, parang may premonition. Oo, yan. Meron din akong kaibigan na gano'n. Oo, kasi di ba, si Kuya Jerry talaga na panaginipan ko. Nasabi ko may mangyayaring masama. Meron akong kaibigan na back in my younger years, sabi gano'n, pag ako namatay, ang patugtugin niyo yung ano, the long and winding roads. Nako, ilang araw, namatay siya. siya mismo naghanap ng song na yun. Na yun ang papatugtog sa kanya pag funeral siya. Di, kasi yun nga yung sinasabi natin na yung katawan natin or yung spirit natin ay may sariling ano yan. Alam niya lahat eh, kumbaga sa ano. May mga premonition dyan. Yep. Talaga. Kaya mahirap kalabanin yan kung ano yung mga premonitions na yan. But then, naniniwala ako na pag gusto na talaga ng Panginoon na kukunin niya tayo, kahit masama ka man, maganda ang ginagawa mo,
That's good. Kasi, yun nga yung sinasabi ko eh. Ano ba ang tinatawag na rest in peace? Diba? Kagaya na, rest in heavenly peace. So, ibig sabihin, kapag namatay ka na, ibig sabihin, nandun ko na sa kamay niya. Diba? So, hindi mo sasabihin niya na masamang tao, na namatay, or whatever. Diba? Hindi, ang buhay natin ay hiram lang yan. At mga kapatid, lahat tayo, ay ang Diyos, ang sinasabi ng Diyos, wala akong pinipili sa inyo lahat. Kayo ay lahat ay nasa akin. Yeah. Diba? You belong to me. Hindi siya nagtatangi ng tao. Hindi, oo. Yes. Ganun yun. Naniniwala talaga ako dyan na kahit gaano kang... Yung kahit yung masama kang ano, masama kang tao, may bibigyan ka niya ng pagkakataon na pag yan yung analogy, Kuya Silver, eh. Bakit mas nauunang namamatay yung mga magbubuting puso kaysa dun sa mga mamamatay? Oh, hindi. Ano nga yan? Yun nga yung sinasabi na pagpanahon mo na talaga. Kahit masama ka, kahit mabuti ka, kasi ang Diyos ay wala pong pinipili yan. Pero, hindi natin alam kung anong nasa loob ng tao na masama. Yes. Kapag pinagsisisihan niya yung kanyang kasalanan na ginawa, ibabalik yan sa Panginoon. Kasi hindi dumitingin ang Panginoon on the outer. No. Sa spirit. Sa puso natin siya palagi nakatingin. Eh. Oo. Ano ba talaga yung puso natin? Nagbabago ba tayo? Oo. So, doon siya talaga nakapokus. Yes. Pero sabi nga po yung Silver, sabi rin yung Bible, mag-ingat tayo. Oh. Sabi naman yan. Yung kapatid din daw ni Love Summer Rain, bago namatay, panay daw tingin sa oras dahil aalis na daw siya, parang ganun. Ganun ba? Siguro premonition din. Oo. May cancer. Cancer daw yung pinamatay. Oh, kasi yan, yung may mga cancer tama, na yun. Tama si Sasa. Pamihira mo yun. Tama si Sasa. Kaya yung nagbabash kay Kuya Jerry at kinukontent pa, sinabihan pa na karma daw, yan si Icor. Si Icor kasi may saltik yan. Huwag nyo nang pansinin baka yan. Baka siya na ang susunod. Hindi natin masabi. Kasi kuminsan gagawin ng Diyos na pahirapan pa muna yan bago ma-realize niyo. May sakit din naman siya, di ba? Si Icor, hindi niya ba naisip yun? May sakit din siya. We couldn't judge someone. Diyos lang mag-judge niya. Kung galit siya kay Kuya Jerry, ano na lang niya? Oh, kasi ano lang yan eh. Sa puso na lang iba, niya. Iba yung... Sa pagdihan pa niya ng ganyan na kinakarma daw si Kuya Jerry. Iba yung reality dito sa in the world of matters na yung katawan natin kasi it's just a matter. Pero when it comes to spiritually, kahit sabihin mo masama yung tao, but then spiritually ay maganda ang kalooban niya. Diba? So, sana huwag niyong suportahan yung ganyang Oo. Yung mga ganyan, ano lang yan? It's just a talk, whatever. Di ba? Para sumikat yung ano. That's really a nonsense kung bibigyan mo na importansya yung ganyang klase ng mga information. Sa bagay, wala man nanonood dun eh. Yun nga. Hindi ba siya nahiya sa sarili niya sa kaluluwa niya? Bakit? Siya ba ang maghuhusga? We're all Filipino. Di ba? For the last time, hinihingi po namin yung pagrespeto kay Kuya Jerry. Pero yes. Respeto ninyo, lang. Respeto. Hindi na po yan maririnig ni Kuya Jerry. Oh, kahit ano pang gawin ninyo. Anong gagawin ninyo? Maririnig. Yeah. You can never hear. Antayin mo na lang. Mahiya naman kayo sa balat ninyo na ibabash nyo pa yung patay na tao. Oh, baka mamaya dalawin siya ni Tol Jerry doon. Kasi sabihin niya na... Baka mamaya bigyan siya ano ni sa akin. Ano ba ang expression ni Tol Jerry palagi? Hindi. Sa totoo lang... Oo nga po, forgive and forget. Yes.
Ganun. Oo. Minsan ba rin may... Hindi naman masamang tao si Kuya Jerry eh. Made a mistake or... Sa atin, halimbawa, may nagawa si Kuya Jerry. Eh, wala... Hindi na dapat natin yan ipatupad sa kanya ngayon. Sabi ko, Ate Maylin, forgive and forget. Yeah, at si Tul Jerry naman, parang... tawag dito, sinabi dito nga doon sa LS niya na pinagsisihan niya na siya ang dahilan kung bakit nagkahiwalay yung mga pamilya. At pinagsisihan niya yon at pinagdadasal niya araw-araw na patatawarin siya. Ayun. So alam, actually ano yun, trigger yun ng nasabi ko kay Mahal nga. Sabi ko, ito may pinag may karanasan Tokyo, may si ano Victoria si Pablo. Ano si Tol Jerry, so doon. Pero alam mo, naikwento mo na ba Mahal sa kanila yung before nangyari yung pagkahuli kay Tol Jerry? Ano yan? Yung nanaginip ka after nung pinlayback namin yung kwento ni Tol Jerry na about doon sa sinasabi niya na about sa huwag kayong masyadong magpuyat, blah, blah, blah. Oo. Masyadong puyat. Oo. Tulog din pag may oras. Yan talaga, diba? Yan talaga yung last LS niya. Tapos, nung time na yun, nung nag-reveal si Tul Jerry about dun sa problem niya with the family, napanood namin after nun, si Mahal natulog. Magka-chat pa kami noon ni Mahal. Siguro mga 30 minutes lang natulog si Mahal, nagising. Sabi nga, Mahal, alam mo? Sabi nga ni Mahal, oh, nagulat ako nung sinabi ni Mahal. Mahal, alam mo ba? Nanaginip ako. Sabi ko, ano napanaginipan mo? Sabi ni Tol Jerry sa akin, kapatid, may masamang nangyari. Di ba, Mahal? Yun ang sabi sa'yo, di ba? May masamang nangyari. Oo. Oh. Napanaginipan ni Mahal yun. Tapos the following 2 days after, doon na siya nahuli. Talagang tumaas ang balahibo ko, Diyos ko Lord. Pero alam mo ba, Brother Eric, na kung saan siya nahuli nung time na yon, yung nag-LS tayo na kinalaban natin yung ano, yung basher mo? Oo, yun. O, di ba, may ano, doon siya sa loob, yung basher mo. Tapos lumabas siya. January 14 yun, Brother Eric. Umiwas siya doon sa grupo. Pumunta siya kung saan-saan, sa gilid-gilid. At doon siya na, doon siya nahuli. Maingay kasi. Oo. Maingay kasi. Oo. Diba, meron siyang ka-argument nung nasa, nasa taas. Tapos na, na-end na. Tapos na, wala na siya. Tapos bigla niyang pinutol. Wala na tayong... Dumating na pala yung mga pulis yun. Yun na yun. And the last word ni Tol Jerry noon ay, sorry. I'm talking with my friend. Something like that. Ayun ang sinabi niya. Doon ako nag-isip. Sabi ko, mukhang usap yata ni Tol Jerry is English. Sabi ko. Kaya doon ako nag-isip. Sabi ko, my goodness. Kaya ginawa ko na lang na alibay yun na sinasabi ko na pinagbawalan na siya ng kanyang jowa na mag-online. Kasi hindi na natin siya nakita after that. Yun na yun. Kasi wala na tayong alam doon kung ano nangyari sa kanya. After a week pa lang natin nalaman. Si Brad Rod na lang yung naging contact natin. Ganun talaga ang buhay. Ganyan ang buhay. Una-una lang talaga. Pero lahat naman tayo ay dyan papupunta. Yeah. Okay. Yung nasa taas ang nakakaalam kung kailan niya babawiin yung ating hiram na buhay. Yun. Kaya ang importante, mga kapatid, enjoy your life every day. At every day, kapag nagising kayo, magpasalamat kayo na, thank you God for giving me another chance for the life that I will enjoy today. Kasi tomorrow is another day. Yep. Hindi natin alam. Diba? So, diba?
O kuya ko nga, natulog lang eh. Hindi na nagising eh. Yan nga. Kaya kayo, kung sino man dyan yung nagmamalaki na ganito-ganyan kayo, hoy! Anytime, God, you know, yeah. Hindi natin masabi. I mean, we don't judge anyone. Tama, ate. Judge is the only judge. Every blessing is a blessing. Yes, every day. Natin, nagigising tayo. God is not sleeping, watching us. Yun lang yun. Yeah, and do good to others. Do good to others. And syempre, ang pinaka-importante, do good to yourself. Of course. Huwag mong ipa-stress yung sarili nyo. Yeah, oo. Kasi ang pinakakalaban ng health natin is stress. Yeah. Pag once na na-stress ka, dami ng lalabas-labas ng mga lalabas-labasan ng mga kung ano-ano mga sakit diyan. Mahirap talaga yung stress. Oo. Kaya nga nung ano eh, nung pinag-aaralan ko yung survey na yung number 2. Mhm. Yung hypertension dito sa Pilipinas, number 1 is hypertension. Oh. What? Number 2 is yung sugar. Stress. Ah, stress. Oh. Pag ilan yung sugar? Sugar kasama din yata eh. Kasama na dun sa ano, dun sa una. Mataas yung mga sugar, yung diabetic. Oh, okay. So, pero yung diabetic, medyo hindi siya gaano ka-vulnerable pagdating sa yung life, ano. Pero ang alam ko, ang pinaka-problema dyan sa Pilipinas, Brother Eric, is stress sa pitaka. Ayan. Kasi pag once na wala nang laman yung pitaka mo, stress na yun! Oh, yun! Mahal ng mga bilihin. Oo. Tama, tigota. Kaya stress sa pitaka, yun ang pinakamahirap dyan. Eh, gusto mo nga bumili ng vitamins eh. Eh, pag wala nang laman yung pitaka mo eh, stress na yun. Kasi pero mabuti na lang sana yung wala nang laman yung pitaka. Alam mo, dumaan na rin ako sa stress ng pitaka na yan. Ilang years, wala nang laman ang aking pitaka. Hindi stress na ang pitaka. Bahala ka sa buhay mo, pitaka ka dyan. Wala ka man laman. Kapatid. Parang si Kuya Jerry din. Di ba sinabi niya na rin yan minsan? Wala siyang pera. Huwag kayo nang dahilan ng kanyang stress. Hindi, huwag nating i-underestimate yan. Pag once na pitaka mo talaga, wala na. Stress na talaga yan. anong magagawa mo dyan? Nothing. Hindi, hope na lang. May magagawa ka din. Keep hoping. Keep hoping. Yeah, hope is the only remedy. Kasi pag wala, magsasabihin mo, oh my God, wala na. Kung wala kang hope na, kasi kahit anong bagay, di ba, Brother Eric, kapag wala ka ng hope. And sometimes, alam mo, nagdaan sa amin yan, they submit na sa amin ng bahay ko. Uh-oh. Wala na tayong budget bukas. Oo. Sabi ko, pamasahin na lang daw. Bahala na si Lord, sabi ko dyan. Well, pamasahin na naman. It's really a good story and that is true. And one of my wife na nagpapahanap siya ng ganong yung klase ng watch. Oo. And luckily, meron parang gusto mag-dispose naman ng ganong klase ng watch. Kaya sinagot yung prayer namin na paala na dyan si Lord. Ano mo, magandang story ito. Well, sir, hindi ko lang pwede kasi medyo this really... Parang private, ano? Hindi sa classified information eh. Medyo delikado. Okay. Kaya, pero talagang
yung ibinuhos, kaya yung, kaya kung mapapansin nyo, kung mamigay ng pera yung wife ko, ganun-ganun. Yeah. Kasi, it really, ano, happened sa amin, na tapos na-experience namin yan, and then, ganun yung naging, pag, yung pagpapalagay namin na bahala na niya, the Lord. Oh. Eh, sinag, ano eh, natupad nga yung ganung, ano, yung sitwasyon namin na yun, sobrang bumuhos talaga yung grace, yung biyaya talaga na. Ayun! Yeah. Kaya ganun siya, baliwala sa kanya yan, kung sabihin niya naman na maubusan ako ng pera, alam niya na may parating sa kanya. Oh, galing naman ako. Oh. Ganun siya. Pero yung ano, yun nga, Brother Eric, yeah, yung sinasabi na nandun yung hope, right? Yeah. Oo. Oh, siyempre. Okay. Kung magsasabi ka naman na bahala na dyan ang Panginoon, pero hindi ka naman umaasa, eh palagay ko, it doesn't happen. No, dapat umaasa ka. Hindi, ganito ang nangyari sa akin. No? I was bankrupt a few years din, na-bankrupt ako. Okay? Wala na talaga eh. Sabi ko, oh my God, ano ba to? Ubus na, lahat ng bangko ko, kung saan-saan ako kumukuha ng bangko ko, wala na, empty na. Okay, so, okay. Okay, paano to ngayon? Okay, pero hope nandyan. Uh-huh. Alam mo, nag-research ako ng konti. Sabi ng ano, keep positive, sabi, di ba? Sabi. Ano lang, keep positive ka lang daw. Uh-huh. Okay, sige, sabi ko. yung ano. Sabihin ko mo lang may pera ka. Eh, oh, yeah. Mami Emmy. Ito yung sinasabi ko eh. Ito, sabi ko, okay, I don't know if it's working or not. Okay. Every time when I'm driving the car, I'm always saying to myself, Silver, you are rich. Silver, you are rich. Silver, you are rich. Silver, you are rich. Kahit wala na. Oh. Ganun yun. Hindi ganun talaga. And then, naghahanap talaga ng way na makakuha ka ng... Oo, makaka-attract ka talaga. Yeah. Diba? Kasi yung sasabihin mo lagi na wala kang pera, naku lalo ako wala yung pera. Oh. Wala, mawawalan ka talaga. Oh, sabi nila, pag wala kang pera, paano ka na makainom ng coffee? Ng coffee na talagang napakasarap ng coffee. Winner's daughter! Oh, di ba? Kasi ano eh, mahal ang coffee. Ang ginawa ko, guys, ang ginawa ko talaga, ang pinakamura na coffee na masarap ang amoy, yun ang binibili ko. Every day, when I'm drinking that cup of coffee na napasarap, napakasarap, pero napakamura, thinking na yun ang pinaka-expensive na coffee. Oh my God! Burn it! No. Silver, you're rich! Oh my God! Hindi, talaga. I experienced it. Kaya it's working. It's working. Positivity. That's correct. Pero, yung pitaka ko, walang laman. Oh, diba? Feeling ano ka, yung nag-enjoy ka ng coffee na napakasarap na akala mo yung pinaka-expensive na coffee ang iniinom mo. Wow. In your mind. Oh, diba? Nag-enjoy ako. Nag-enjoy. Pag dito ko sa Pilipinas. Until I reach again the time na okay na ako, doon ako bumili ng expensive na coffee. Oh, di ba? Ganun dito yun. Sa Pilipinas, special din, ang hanapin mo pa, palagay ko lalo. Yung pinaka-expensive na yung diabetes naman pala, hindi naman daw nakamatay sa akin si Zaza. Anong coffee? Alam mo yung alamid coffee? Ano yun? Alamid. Yung bunga ng coffee tree, kinakain yun ng mga, yung wild na ano, cat. Oo. Yung alamid. Alamid. And then pagkatapos nun, binabantayan yun ng mga farmers. Pag nagdumumi na. Pagdumumi na. Cat. Ah? Diba? Aha. Binubulot na nila yung seeds, yung buto ng coffee. Ah? Yung pala yun? That wow! Hindi ko alam yan ah. Oo, yan yung pinakamahal na coffee. Yan yung pinakamahal na coffee dito sa Pilipinas. Talaga naman? Mm. Wow. Yeah, sobrang mahal yan. Kasi yung proseso, pag nanggaling doon sa alamid,
pagpupunon, malinis na malinis na yun. Wala na yung mga balat nun. So, puro talaga na yun. Ano? Wow. So, kagrind na lang yun. Oo. Oh. Pero grabe ang mahal naman. Pero ang amoy ng coffee talaga, depende sa quality ng coffee, no? Pero ako, sabi ko, nagko-concentrate na lang ako sa pinaka-expensive na coffee. Pero yung yung coffee musang na iniinom ko, yung pinakamura. Oh. Ano yan? Mindsetting lang yan eh. Di ba? Oh. Yeah. Biro mo. And look at you now, Kuya Silver. O, oh, diba? Yeah. Wala pa rin. Wala pa rin. Feeling lang. Ay, mukha feeling. Na kaya naman yan. Hindi, at least feeling lang. Yun ang, alam nyo ba, ano ang pinaka-importante? Ano, yung feeling eh, diba? Feelings. Pero ako, oh, Mami Emmy, diba? Feeling. Ano? I've learned so many times na I've learned like no, ganito, magkaroon ako ng ganito, I just want to ganito, magkaroon ako ng ganito. I never failed on my plans. It always happened. Yeah. Because the positivity is always there. Wala pa rin tatalo sa kapit. Tama, 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 tama. Yes. Ano lang yan, ito yung analogy dyan eh. You like kasi it, kung ikaw ay mag-isip na ng negative, talo ka na noon. Dapat yes. Positive ang isipin mo. Positivity. Hindi talaga, ano eh. Kasi, halimbawa, you like a car, but you don't know how to drive. Mm. So, dapat, kung gusto mo talaga ng sasakyan, mag-lesson ka ng mag-drive. Oh, yeah. Ah, tingnan niyo ang positivity na ginagawa ni Norman Mangosin. Nasa kulungan na nga siya, iniisip na pa siya ay ang pinakahinirang ng langit. Oh, hinirang ng langit na nasa kulungan. Oh. Saan ka? Di ba? Positivity yan, mga kapatid. Nadamay tuloy si... Sorry, hinirang ha? Uy! Joke lang! Please! Positivity. On that on that kind of ano yung gusto mo talagang mangyari sa buhay mo eh walang naman nag- oh, yeah. So nag-get niyo na ang secret mga kapatid. Ikaw na maghirang sarili mo at hinirang ka pa ng langit. You choose your own selves. Self-declared, I am the chosen one from God. Oh, di ba? At least positivity yan. Ngayon, titignan natin kung ano ang result niyan. Anyways, yun ang positive na tao. Oh. Ngayon, ang tanong, siya ba talagang hinirang? Kasi papunta na sa heaven. Oh, feel na nga. Feel. Anyway, sige. Kanta muna tayo. Ako pa, kanta muna ako. Toy, may meron ako yung schedule ngayon. Okay. Sige. Brother Eric, go. Schedule ng ano, ng sabong. Maghahanap buhay. Okay. Yeah. This is one of the favorite songs. Go. When he is still alive. Ashley. Hey Jerry, this is for you. Inarong ng langit. Baby, you don't know me. His favorite song. And I wouldn't blame you if you walk away. I've been watching your evening with the teardrops in your eyes. And it touches me much more than I can say. You know I hate being with someone would have hurt someone like you. And if I was them, I'd be right by your side.
Mahal, may nakaready ka ba dyan? Yes. Grab shout out sa ating mga Thank you so much, Brother Eric Saleta. Good luck sa lakad mo. At, pabalato. All our prayers goes to what you are going to do. All right. Thank you. Okay. Give me a luck today. Yeah. Yeah, so Jerry. Good luck. Wherever you are, this song goes to you, brother. Spent all the time waiting for the second chance to break down and make it okay. To feel not good enough, and it's hard, that's the end of the day. I need some distraction, oh beautiful release. Memory seeps from the veins, let me be empty. In the arms of the angels, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and in this nest as you feel you are pulled from. Silent reverie, you're real.
feel the arms of the angel may you find some comfort here. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep building the light, but you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escaping one's lifetime, it's easier to believe in this sweet madness. Oh, this glorious sadness brings me to my knees in the arms of the angel. Fly this dark, cold hotel room, and the endlessness that you feel. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of sige, go lang. Kaya pag pumiyak ako, bahala ka dyan si Lisa Ferreira. Mami Yami, stand by. You're the next. Yami, you're the next. Paki-ready ang iyong song. Hey Jerry, we will miss you. Alam kong nandiyan ka lang lagi. The world's gone mad, and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears. On our own, we've been so far. A million stars, my love.
Baka yung Bluetooth nyo ulit. Check nyo. Ayan, okay na. Ayan, ganda. Katayin ko, baka iiyak ako. All my plans, the joy and the
pain in making that good. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you, and a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands, I lift it to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life to you, that's all my true. I will work my life to you. Na ako. Pus na ako, Silver. Ikaw na. Okay. Thank you so much, Mami Emmy. Alright. I-ano muna natin, sana si Mahal. Mahal, where are you? Okay, kasi nagiging ano din, nagiging problematic din sa amin, kung paano natin... Alam niyo po mga kapatid, mahirap din kasi we were raising funds for to Jerry, Jerry Boxit. At marami na tayong na-raise na funds for Jerry Boxit. So pinag-usapan namin ng Macau kung anong gagawin doon, right? Kasi doon sa initial planning, actually contingency na support yung kay Tol Jerry when it comes na kung worse is, when it worse comes, na pauwiin siya, pag-uwi niya ng Pilipinas, anong datat na niya doon? So kami we had an initiative na pag-uwi niya, may mauwian siya doon at may panggastos siya. So actually, naka-allocate yun for the Philippines. Pag-uwi niya. So, paano ngayon? Ito, ang tanong, paano ngayon? Si Tol Jerry, wala na. At may pera tayo, pero ang pera ay nakatambak sa Pinas. May hirap ipadala sa Macau. Right? Actually,
kahapon, hinanapan namin ang paraan kung paano. Kasi sabi ni Tol Jerry, padala nyo dito at para makatulong na rin kay Leslie dahil sa mga gastusin doon. So yun, sabi namin, kung yun ang gusto mo, Tol Jerry, sige, padala namin. So hinanapan namin ang paraan kung paano ipadala. Ang hirap pala ipadala. So, on the process, hindi napadala hanggang sa nawala na siya. Ngayon, ang tanong, yung kanyang bangkay kaya iuwi sa Pinas? Right? Kung kailangan ng pamilya at legit na pamilya, na kailangan nila yon at mag-ano sila dito sa amin, kontakin nila kami, pero naka-rely pa rin sa decision ni Toll Road kasi malaki din ang ginastos nila in Macau, dun sa group nila. So yun ang ano pa. Kasi kanina na pag-usapan namin ni Mahal na sabi namin, pag paano yun kapag ano, yung mga pamilya na lumusot na sumulpot na lang after na namatay na si Tol Jerry, eh si Tol Rod, hindi rin siya kampante na ibibigay sa pamilya yung naipon natin na funds. Kasi doubt din siya. Bakit sila magsilusutan ngayon na nawala na si Tol Jerry? Diba? So, bakit ibibigay natin sa kanila? Parang ganun. So, naisip namin kanina ni Mahal, kung in case na hindi natin ma-dispose doon sa mga pamilya, kasi kung sagot naman na ng embassy yung pag-repatriate, eh, kukunti na lang gagastos nila. Depende kung ano yung legit na pamilya na maghingi ng tulong sa atin, doon pa lang tayo magbibigay. When it comes to Philippine, ano na, nasa part ng Philippines. Napag-isipin naman namin kanina ni Mahal, kapag hindi, ibabalik namin kung ano yung ibinigay ninyo. Well, yun. Kuya David, wala kasi siyang last will. Yung last will niya, sana, is ipadala sa Macau dahil nahihiya siya kay Leslie. Pero, pala, we found out na wala naman palang nagastos sa Macau. Oo. Yes. Kundi yung mga gamot kasi, na ang nagpatak-patak yun ay sila Kuya Rod, ay sila Rod Lionheart. Oo, yung nakakatawa kasi nag-message si Tol Jerry nung nakaraan, sabi ni Tol Jerry, tingnan natin kung magkano yung pera, ipadala mo kay Leslie, sabi ng ganon. Kasi, nahirapan si Leslie magpakain ng mga pusa. Sino mo, ha? Diba? Tingnan mo si Tol Jerry, ha? Kahit ganon na siya, iniisip niya pa rin yung pusa, di ba? Mga pusa. Sabi niya, ang mahal kasi ng ano, ng pagkain ng mga pusa. Actually, kung titingnan mo, actually si Tol Jerry is just like ano, pusa hero, yung cat hero siya, di ba? Parang siyang ano, yung iniisip niya, yung kung paano niya pa rin isurvive yung mga pusa niya. O parang ano siya, hindi siya pandemic hero, pero yung, you know, yung mga stray cats hero siya. Doon pa rin ang iniisip niya. Hindi kaya naguguluhan din kami, sabi namin, ano ba to? Eh, ang hirap pala magpadala doon sa ano, sa Macau ng pera. So, pero kung sa Pilipinas lang anytime 'yon, madali na 'yon kasi nasa Pinas na 'yon. When it comes to Pinas Bank, doon natin ito transfer. Pero pag hindi mangyayari 'yan, big chance na yung kung ano yung binigay niyo, ibabalik namin sa inyo yun. Kasi ayaw namin ng issue when it comes to financial. Yeah. Sabi ko kay Mahal. Malaman pa ngayon. Malaman, depende kung anong mangyayari doon. So, doon na lang ako mag-update po. Oo, hindi kasi natin. Kasi ngayon, ayaw na rin mga alam niya, ano, ni Leslie. So, yeah. At saka si, ano, si... Ngayon. Si, ano, si Brother Rod, doubt na rin. Sabi, bakit ngayon may nag-claim, di ba? Na pamilya. Eh, doon kami naguguluhan, mga kapatid.
Sa totoo lang, sabi ko nga, ano ba yan? Kahit yung hindi na nga po nag-reply sa akin si ano, Kuya David, si Leslie, at hindi na rin, ayaw na daw niya mangialam kasi tapos na siya. Yun yung pagkasabi niya sa akin. Oo. Kasi yung sa amin, ang ginawa namin na initiative na yun na mag-raise ng funds, kasi yun yung contingency na if na umuwi is to Jerry, kasi alam namin wala siyang ano eh, wala siyang papel sa... Wala siyang ipon. Wala siyang bahay. Oo, sabi niya nga, wala siyang bahay dun sa, ano, sa probinsya nila. Kaya, ano ba ang uuwian niya? Pero ang napakaganda na inspirational na narinig namin, nung sinabi na ganun ang sitwasyon ni Tol Jerry, alam mo ano ang sinabi ni Brother Eric at saka ni, ano, ni Sis Blessy Soleta. Pag umuwi siya dito, kukupin namin siya pag uwi niya. Sabing ganun. Oo, talaga. Yun ang, ano, bago siya makauwi ng probinsya, yun ang sinabi ni Brother Eric at saka ni Sister Blessy. Hiyahatid pa siya doon. Oo. At susunduin pa siya sa, ano, sa airport. Sa airport. Oo. Yun ang very inspirational, mga kapatid. Kung tingnan nyo kung gaano ang samahan ng Orlando team official at saka yung Tianbag in this small community natin. Yun ang sinabi. Nung time na yun na may sakit na si Tol Jerry. Ha? Talaga. Oh, ang daming, so, ang daming gustong kumukup sa kanya na hindi niya kaano-ano. Yeah. So, ibig sabihin, alisin na natin yung problema. Nagkaroon siya ng ano, na iniwan siya ng kanyang pamilya. Pero nandito yung pamilya natin. Nandito. Na talagang supportive sa kanya. So tingin ko, kahit gano'n ang nangyari kay Tol Jerry, alam niya, masaya siya at hindi natin siya pinababayaan. Salamat sa inyong mga dasal at sa inyong mga financial support. Thank you so much. Talaga. So, we are only a small community, pero solid po tayo when it comes to kung sino nangangailangan. Maraming salamat sa inyong lahat. So, abangan po. I-update namin kayo kung anong mangyayari doon. Kasi, nasa ano pa yun, pag-usapan pa ng group na, ano, yung counterpart natin sa Macau. Kung ano ba, iuwi ba yung bangkay niya? O doon na lang sa, ano, sa Macau ililibin? Or ikikremate? Yun yung tatlong option. Yes. Talaga. Kaya, abangan po. Kasi po may hinahanap pang mga papers sana kay Leslie. Kaso si Leslie hindi na nakikipag-coordinate. Kasi at tingin ko na-stress na rin si Leslie. Nasabi niya na tapos na siya kay Kuya Jerry. Yun yung tsaka, kasi si Leslie hindi naman siya registered na partner talaga. Hindi siya registered na partner. Kaya ayaw din siyang, kumbaga ayaw ng hospital na makialam si Leslie. Kaya naririnig rin si Leslie. Laging sinasabi, immediate family. Walang lumusot. Wala nga immediate family. Ngayon na nga lang kung kailan patay na siya yon, nagkumahog yung pamangkin. Nandun daw sa hospital kanina. Tapos ngayon, hinahanap si Leslie. Si Leslie naman, tinatawagan ko, hindi na sumasagot. Yeah. So, ganun yung po, complicated. Kasi kailangan daw ng embassy yung papers ni Kuya Jerry for repatriation sana. Kaso lang, hindi na, wala pong nakakaalam ng bahay ni Kuya Jerry. Ayaw niyang ipaalam. Oo. Ultimo si Brad Rod. Halimbawa, hinahatid si Kuya Jerry, magpapacheck up sa hospital. Hihahatid si Kuya Jerry. Nagpapahatid si Kuya Jerry sa kantong malayo. Kasi ayaw niyang makita yung bahay. hindi namin alam. Hindi, kaya wala ko nakaalam. Hindi siya documented. Yun na nga kasi, documented siya. Kaya sigur, ayaw niyang ipaalam yung bahay. Ayaw ipaalam kung nasaan siya nakatira. Ngayon, hinahanap ng pamangkin niya yung bahay niya. Hindi nga namin alam. Wala kaming maisagot. Yun ang, tapos, ayaw na rin sumagot ni Leslie.
I-message na lang. Ayun. Kailangan lang yung dokumento. So, ayun, pero sa Monday, sabi ni Leslie, is pupunta siya ng police dahil for investigation. Investigation. Okay. Oh. Sa Monday. So, hopefully may update. Pero bukas daw may viewing si, ano, si Kuya Jerry bukas. Alas 10 ng umaga hanggang alam. Oh, pwede dumalaw sila doon. Pwedeng dumalaw sa doon sa hospital kung saan nakalagak yung kanyang labi. Yes. Yun, kaya malaman bukas, malaman sa ano sa magiging desisyon kung mapapauwi ba talaga yung kanyang bangkay or what. Yes, muna naman mga kapatid. So, kanta muna tayo. When I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high. I danced with my mother and we ended, spin me around till I fell asleep. Turn up the stairs, he would carry me. And I knew for sure I was loved. If I could get another chance, not to walk, not to dance with him, I'd play a song that would never, never win. Kalungkot naman.
Oh, talaga nakakalungkot, Ma'am Mary. But, you know, we have to accept the lungkot at lilipas din ang lungkot na yan. Stay in our memories and in our hearts. Hope you're happy, you don't have any pain. Yes. You're with our Lord Jesus Christ. So, you may rest in peace. So, mag-play sa unang tirana. Ano ba yun? Siya yun, ano? Batay muna tayo. Sendil yun, tiyan magal pa rin. Hooray, magalang shout out po. Kuya Lito, Sunday is in the house. Ayan, Kuya Lito. Magalang shout out po. Ayan. Mablay sa unang tiro.
Arangkada eh. Ano pa naman yan? Nakakamiss din, di ba? Oo, talaga. Okay, yung aling barat ang pisa. Ano bang umpisa nito? Nakalimutan. Naligaw ako dahil reggae. Wala, Tul Jerry. We miss you. Welcome, Kuya Lita, Sunday. Tanong narinig ko bang pangit yung pangalan mo ang Tul Jerry? Nalangan pa ba sa'yo ay nararating ko na. Welcome, welcome. Namahal kita at wala. Mag-reminis muna tayo ng mga songs ni Kuya ano yung ano ni Tul Jerry Buksit. Sa aking mga mata, maraming salamat sa Ril. Kailangan pa bang ako ay lumapit at sabihin sa'yo ang laman ng bibig na mahal kita na wala ng iba. Saan makikita sa aking mga mata? May bisita tayo. Di na kailangan ako ay tanongin. Hindi na kailangan sa'yo ay ligasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. O diba, parang hindi natin imagine na wala na si Tul Jerry, diba? Yeah, parang nandyan nga lang siya. Oh, grabe. Nandyan lang siya. Talaga, talaga. Shoutout din di sa... Yes, welcome, Kuya Lito. Welcome din. Namimiss ko talaga yung ano eh. Ay, naku. Alam mo naman kakamiss ni Tul Jerry, yung tawa niya, yung bigay na tawa. Oh. Yung namimiss ko, yun palagi namimiss ko eh. Bigay na bigay. Oo, talagang ano. Bigay na bigay siya kung tumawa. Oh, kapag tumawa talaga, no? Grabe. Mm-hmm. Yes. No, walang ano eh. Walang plastic na halo. Talagang yung totoo niya eh. Oo, oh, kung ano yung tawa niya, yun eh. Yun siya eh. Hindi, yun eh. Wala na. Nandun na siya kay Lord. Yeah. Wala tayong magawa dyan, Kuya Lito. Nabigla nga ako nung kanina kasi natin ko yung anak. May ano sila eh. May skate sila sa school. Pinatid ko sa bus. Okay. Tapos habang naghihintay ko, binuksan ko yung ano. Tapos yun na. Yun na. Yung kagada na ano ko. Napahinto ako. Ano ba ito? Totoo ba ito? Okay. Shocking, piano. Shocking. Hindi natin nalasa. Kasi maano na siya eh, kumbaga sa ano nung nakaraan eh, nagbibidji-bidji na nga siya doon sa mga ano nagla-live. Alam ko okay na, di ba? Ano na siya eh. Oo, buwi na nga eh. Oo, nagsalita na siya na ano. Oo, diretso na ang salita niya actually nung nakausap ko din siya. Diretso na ang salita niya. Sabi ko ba, okay to? Okay na ito. Oh, pero tuloy, alam mo, tuloy, yun nga ang problema. Tuloy. Oh, yung problema nga kasi kapag puso ang problema ay... Eh, ano shout love to Sammy Rain. Maano yun eh. No, yun nga. Hindi ko maano yun. Hindi ko pa rin maisip kung bakit. Hindi ba talaga siya pwedeng upirahan noon? O paano ba? Hindi. Ang problema kasi ang magsasign ng operasyon, dapat... pamilya niya. Walang sumulpot na pamilya. Ganun mo pala, ano? Wala oo. Pala siyang pamilya dun. No? O, kasi protocol ng hospital ini. Oh, protocol talaga, oo. Oo. Pero, pag ano naman ganun, eh, dito sa atin, di ba? Sa dito, papipirmahin ka rin kung ano eh. Oo, oh, yeah. Oo. Pero siya, hindi siya, ano, kailangan talaga ng ano niya? Kailangan talaga. Ang family. Kaya wala, hindi, kahit yung partner niya, kasi unregistered partner naman, hindi, hindi siya pwedeng magiging ano doon, ano ba tawag doon, yung
yung ano pa tawag diyan, yung magpipirma ng kung ano yung mga desisyon when it comes to kasi kung may mangyari nga naman at least may ano may wala silang pananagutan ng hospital dahil pinirmahan mo yung ano yun nga yung gagawin nila eh. So yun hindi pero, natuloy yung ano yung operasyon pero bandang huli naman pag nagkamali rin ang operasyon, di mo pa rin nasasisi ang doktor o ano. Oo. May pinirmahan kayo. Actually, nung sa GC, naghanap na kami ng ano, nung ano nga. Miguel Lagsiat, Gloria Pabia. Miguel Lagsiat, sister. Yung nangyari yun, na naghanap talaga ng family member na dapat mag-claim doon, walang sumulpot. Wala. Oo? Oo, kaya nga, yun ang dahilan kung bakit na-delay yun. Eh sana kung noon pa lang may small pot na kapamilya na nagbigay ng authorization na para operahan, tapos na yun. Wala. Ngayon ko lang na ano yan. Ngayon ko lang oo talaga naintindihan. No? Naiisip ko talaga palagi, bakit hindi pa gawin yung operasyon na nasa ano na siya? Oo nga eh. Yung pala ang dahilan. Yun ang dahilan. Kasi wala naman kasi akong maliit. Inuulit-ulit ng ano ng kanyang kabahay na hindi siya pwede mag-authorize kasi hindi sila ano wala silang hindi siya authorized na ano ang eh, authorized ano ba, na yung pamilya niyo, kalibin niya yun matagal na oo siguro kalibin lang pero hindi sila registered na magkalibin yun. Hindi ba pwede yun na ano na parang ano eh, hindi accepted eh. Hindi accepted di ba hindi ko naman sa Canada. Kahit hindi sila naka-registered silver, if they live together for at least a year, na yun eh, considered na common law wife siya. Oh, yeah. Kahit dito sa Netherlands, ganun din. Pero yun pala sa Macau, hindi pwede. At saka kung wala nang nagti-claim, i-verify lang naman na nagsasama sila sa isang bahay, papayagan. Kasi hindi na, bakit hintayin mo na mamamatay na yung tao? Yun nga. Tatanggapin na sa ospital, gagawin na nila yung dapat nilang gawin. Exactly. Pero iba pala dun eh. Hindi daw eh. Eh, yung sa bagay. Yung iba nga naman. Iba talaga. Paulit-ulit kaming naghanap ng kapamilya. Actually, may kapatid pala dun si Tuljeri sa Macau. Hindi, sumulpot. Oo nga, ngayon lang sumulpot. Ngayon lang sumulpot. Hindi nga eh. Nung namatay na siya. Actually, nung unang panawagan nung ng partner ni ano ni Idol Jerry na yon. Naghanap kami, naghagilap kami sa Facebook na makontakt yung mga kapamilya, kung sino man mga kapamilya, at least na magparinig man lang doon sa ospital. Wala. May nakontakt ako na kapatid. Ang sabi ng kapatid, "Eh, sorry brother kasi ako wala din ako matutulong diyan kasi nandito ako sa probinsya, wala akong trabaho, ganyan ganyan." Yun ang sabi niya. Pero, ano lang naman yun, authorized naman ano eh, di ba? Ano, masave yung buhay niya eh. Yun nga eh. At ganun lang ano. Kasi dalawang beses na kaming naghanap ng, ano, nung talagang ipitan na talaga na dapat kailangan may magperma, may magclaim. Wala eh. Wala. Ngayon palang lumabas nung namatay na siya. Ibang kwento yan pag ganyan. Yun nga, di ba? Nakakalungkot. Yun ang nakakalungkot. Sabihin, walang magandang sama, walang magandang kultura. Kaya yun. Pero samantala, Kuya Lito, nung nangyari pala yun na kulong na si Tuljeri, alam na nila lahat. Noon pa lang. Walang nag-react. Na ano? Hindi alam ni Lito yung story. Okay. Kasi si Tuljeri nagkaroon ng parang argument dun sa hotel. Ngayon, nandun ako noon. Narinig ko, pero hindi ko na alam matapos. Hindi ko na alam after noon, dinala siya sa presinto at investigahan. Yung pala, wala siyang papel. Papel, hindi documented. Overstayed siya. Yun, lang nalaman niya na. Nawala pala siya. So, nung nasa kulungan siya, doon siya inatake na ng sakit niya. Yun. Pero actually, may authorization naman kami kay Tuljeri na sasabihin na pwede nang i-exposure. Sabihin yung ano niya. So yun ang nangyari.
hanggang sa nagkaroon siya ng ganyan. Pero ang paano ngayon yan? Ang pag-uuwi, may sasagot din ba ng imbasiyan o paano pa ano dyan? Yun ang tanong pa, hindi pa namin wala alam. Dokumento dyan, di ba? Malalaman natin. So hindi natin alam pa. Ano bagay? Oo. May ano ba? May... Kaya actually, ito, ano bang makukuha nating lessons dito? Alam nyo po mga kapatid, huwag ninyong hayaan na iwanan yung kadugo ninyo, yung kapamilya ninyo, yung pure blood ninyo. Yun ang pinaka-lesson dito. Kahit anuman ang sama ng inyong kadugo, kadugo mo yun eh. Kadugo mo pa rin yan. Oo, kadugo mo pa rin yan. Di ba? That's the lesson na makukuha natin dito. Parang ano na rin to sa, ano, sa mga kapatid natin when it comes to may family feud kayo or whatever. Pero when it comes to... Pero diba? Yung nakontak niyo yung kapatid niya sa Pilipinas, hindi man lang niya sasabihin na, o sige, bibigay na ako ng authorization, paano ko ba ipapadala yun? Wala, kasi nagtuturuan sila, Mami Emmy. Uso naman ngayon yung mga e-signature, mga ganun-ganun. Oo, nagtuturuan sila. Ang sabi niya, sabi hindi akala ako yung... Akala siguro, ano. Gagastos sila, silver. Ganun siguro, may nagtuturuan. Nagtuturuan sila. Kasi ang gusto ng kapatid, na ang unang mag-react ay yung mismong anak ni Tol Jerry. Which is, dalawa yata, tatlo, I don't know. Tapos, he is not in good term, kaya parang inechapera din siya. Inechapera din. Oo. Ay, ako nakakalungkot. So yun, alam nyo, kung may anak kayo, may kapatid kayo, whatever, kung may hidbaan mo kayo, whatever, kadugo mo yun eh, di ba? Yun ang ano dyan. Huwag niyong hiwalayan yan when it comes to needs. Diba? Ganun yun eh. Kapat lang naman ganun eh. kahit anong sabihin no, ano man na tagal ng taon na hindi kayo nagkikibo, ano, hindi kayo nagpapasya. Ako may kapatid na akong ganyan. Pero when it comes to mga ganyan, ako anytime active ako kaagad. Oo. Kasi tao lang tayo eh. Kung minsan may tampuhan, may ganyan. Pero, you know, pagdating sa mga diba? Ganyan. Ang Diyos nga nakakapagpatawad tayo pa kayo tao. Okay, yes. Ba? Hindi ba yung kasabihan? Oo. Tayo pa kaya. Yun nga eh. Ay, nandiyan na ang ano natin eh. Ang basta ang ano na lang. Ano bang magiging proseso niyan? I-cremate o i-uwi siya? Yun ang hindi pa clear kasi... malalaman natin, meron tayong counterpart doon sila Kuya ano si ano si Brother Rod Lopez. My Brother Rod. Oh, sila ang ano doon. Pati nga yung donation natin ay medyo questionable pa rin kasi ang gagawin namin diyan pag in case na kasi wala na si Tol Jerry kasi ang original na planning natin. Wala siyang last will ba? Wala siyang last will. Wala eh. Ang original na planning natin yan, na contingency niyan, kapag uwi niya ng Pinas, na may madadatnan siya doon sa Pilipinas, kahit doon niya kukunin yun. Oo, kasi alam na namin na pauwi yung talaga siya eh. Di ba na nabanggit natin yan? Kinasabi lang namin na magbabakasyon siya kasi hindi pa namin ina-announce na official na... Kumbaga saan madideport siya. Na-deport siya, oo. Oo, kasi na-anticipate na namin yun. So yun na nga ma-decisionan yan pag malaman natin kung ano yung gagastusin dun sa Macau kung may legit na pwedeng padalhan natin ng kung maiuwi ang bangkay dun sa Pilipinas sa panggastos nila. So hindi pa natin alam pag in case na na-doubt tayo ng pamilya niya sa Pinas na iuwi siya. Ayun, yun ang sinasabi. Pero hindi pa sure.
So kung hindi yun, let's say, kung mapunta man lang sa hindi tama yung donation natin, mas maigi pa, ibalik na lang sa mga donors. Oo naman. Oo, ganun ang pag-isipan namin. Dahil yun, nailanag natin yan, Kitol Jerry. Oo, oh, yeah, yeah. Oh, pero parang may nag-comment kanina, Silver, na huwag nang ibalik yung pera. Yun nga. Yun di, ano na lang, humanitarian na lang daw. Oh, ano, no, yeah, yeah. Ano pa natin? Pero ano yan? In his name. Ganun na lang. Kayo na. Humanitarian in his name. True, ano? True. Para kay, si pwede din dyan. Pero dapat ang mag-decide yan, yung mga donors din, siyempre, dapat pagbuto-butuhan pa natin yan. Oh, yun. Pag na, hindi, ibalik talaga sa mga donors yun. Kasi ano eh, let's say, ang repatriation, sagot ng embassy. Eh, ano naman gastos doon? Ngayon, i-claim ng pamilya na ganito, ganyan. Eh, kung yung mga pamilya nga, hindi siya pinapansin eh. Di ba? Wala yun. Oh, baka mamaya kung saan pa napunta yung donation natin. Di ba? Lalo malulugod niya si Kuya. Yun nga ang, ano, yun pa ang question. Kaya, malalaman. Kasi may, tingnan mo, ang ginawa kasi ng grupo ng Macau, okay, sabihin na lang natin, sila ni Toll Road, active pa rin sila. They are, ano, ang GC nila is ano, FLM supporters daw. Okay? Wala na tayo doon kung ano yung ano nila. So, concentrate na lang tayo kay, ano, kay Kito Jerry. Oo. So sila ang ano doon, araw-araw nila binibisita si Tol Jerry at nagre-raise fund sila for the expenses sa gamot doon sa Macau. Yun ang ginawa nila. Oh, so nagko-coordinate kami doon sa kanila na sabi namin ni Mahal, nag-raise din kami ng funds para matulungan si Tol Jerry kasi alam namin na pag-uwi niya ng Pinas, wala siyang datatnan doon. Oo. Pagdating ng Pinas, doon namin ibibigay. Yun ang pinaka-original purpose niyan. So, pag-usapan mo namin kung... Yun ang usapan. Oo. Sana para pagdating niya doon, kung halimbawa gastusin mo yun sa... Yun ang pinaka-original na planning niyan. Kanya, yun. Oo. Just imagine, di ba, na-deport ka. Pagdating mo ng Pinas, may sakit ka pa nga. Pagdating mo ng Pinas, wala kang kapera-pera doon. O, kaya doon namin naisip na mag-raise tayo ng funds na ano, pag-uwi niya, may mauwi yan siya. O, ngayon, di ba, napansin ninyo, sabi nga ni ano eh, nag-volunteer pa nga si Alpha eh, Alpha Romeo. O, sagot ko na yung pauwi niya ng Pamasahe, pag-uwi ng Pilipinas, kung pauwiin siya. O, narinig ko yun. Pagdating pa ng Pinas, eh, kung gusto, ano, kailangan niyang ano, kabuhayan doon, ako na ang gagawa. Diba? Just imagine. Diba? Maliit lang tayo na community pero yung kapatiran natin is... Marami nagmamahal si Tol Jerry. Kaya natin makikita talaga kung ano si Tol Jerry. Yeah. Kumbaga sa ano, mahilig siya mag-real talk. Yung gusto niya yung totoo lang, yung tama. Yun ang ano. Oo, yeah. Tama, you know, tama. Pero siguro may mga tao din na hindi nakakaintindi sa kanya. Oo, andun tayo. Hindi kahit naman sa ano man yan eh. Kahit sino naman eh, kapag hindi ka type na... Ipag sa itabi mo na lang yung mga taong hindi nakakaintindi. Tama. Yan lang na pa kasi, yun eh. Oh. Diba? Mabibilang mo lang sa daliri mo kung ilan lang yun eh. Yung talagang karamihan na nagmamahal kay Tol Jerry. Ang dami, yeah. Diba? So, Tol Jerry, enjoy ka lang at amin na... Nandito lang kami. Nandito lang kahit kami kung bisitahin mo kami dito. Ayan, ang ano lang bilang lang namin sa iyo, bandayan mo rin kami. Yun, oo. Kasi alam niyo naman na... Kasayahan din. Yeah, alam namin na nandiyan ka lang. Yes. Natingin sa amin. So, Kuya Lito, kung may nakaready ka ng song dyan, take it away. Oo nga, no? Ano? Oh, yeah. Oo, parang... Sorry mga kapatid, hindi ko na masyadong napansin yung comment section. Ang sarap ng usapan kasi namin ni Kuya Lito. Sabi ni Donita Needs... Tama ka dyan, CCM, Nick.
Kuya Jerry Buksit, mahal na pusa. Ah. Tama, Sis Mayra. You will stay next to me. Parang hindi naka-stereo si, ano, si Kuya Lito. Hindi ba? Ang hina ng music. Oh, walang sound. Parang mahina ang music mo. Mahina ang music. Padali. Oo. Bakit kaya? Baka full naman dito eh. Bakit kaya? Baka mayroon na magkakulay ka. Pero narinig yung background, hindi. Parang putol-putol. Putol-putol, oo. Oh. Oo. Eh, bali na. Ikaw nalang kumanda. Hindi, yung sa'yo, sa monitor mo, diretso ba, music? Diretso, oo. Maganda. Ba't kaya ganun? Mayroon minsan dito talaga sa V8, ayaw ko. Talaga ito yung ano. Putol-putol, di ba, Mami Ami? Oo, putol-putol. Oo, putol-putol. Siguro mayroon na naman ang ito, mounting. Kasi tagal ko hindi siya nagamit eh. Palagay ko ganun. Araw-araw gamitin. Oh, Mami Abby, ikaw na muna. Maghanap pa ako ng song. It's Abby, cue. Sige. Try mo yung another karaoke. Oh, dibali na, basta andito rin tayo sa taas lang. Okay. Okay, sige. Okay. Sige right. Na, wag nang malungkot kasi naiiyak ako. Wag na. Okay. Yung iba naman. Pre-namis ko na mag-worship songs lang ako, pero parang naiiyak naman ako lagi. Oo nga eh. Pag-upan ko na yung kanta ko. Oh, palitan mo naiiyak na. Naiiyak ako eh. Sige, iba na lang. Wag mo na yung worship. Walang iyakan. Naiiyak ako. Walang iyakan dito. Kumusta ka, aking mahal? Mag-shoutout muna tayo. Donita Hines, Letty Mac, mag-grab shoutout. Rocky Valdez, Edisa, Kavisa, mag-grab shoutout. Lisa Ferrer, mag-grab shoutout. Rose Bugney, mag-grab shoutout. Myra William Moore, mag-grab shoutout. Sa lahat ng mga viewers natin dyan ay hindi nag-comment, nag-bigy-bigy lang. Welcome po kayo at mag-grab shoutout sa iyong lahat sa ating 34 million viewers. Happy New Year, mag-grab shoutout. Melody Bautista, mag-grab shoutout. Kahit na malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madara. Rose Bugney, mag-alab shoutout, welcome. Now
Thank you so much, Mami Emmy. You're welcome. Buti hindi na ako naiyak eh, kasi pinalitan ko yung kanta ko. Kuya Lito, ako, take it away. Naka-ready ako dito, puro worship song sana, kaya naiyak naman ako. Kaya pinapatay ko. May problema naman to. Ma, hindi ko, ayok nang kulikutin mo na ngayon. Baka ano. Sige, try mo lang. Mayroon naman. Kasi inano ko yung steam yard, putol-putol talaga. Nag-ano yung, ano yung siya eh. Yung background na hindi yung masyado, ano. Pero yung boss. Okay. Iwan ko bakit. Palagay ko meron na itong, palitan ko na naman ito, yung isang VH siguro gagamitin ko, pero bukas na. Hindi, may nakalikot ka dyan, dito. May nakalikot ka na. O baka, ano eh, baka, wala, hindi ako, hindi ko kinakalikot, hindi ko ito ginagalaw eh. Kasi ilang beses, ilang araw akong hindi nag-ano eh. Ewan ko. Siguro, ako hindi ko na ginagalaw eh. Sabi ni Emmy, huwag mo nang gagalaw. O lagyan mo ng plaster. Sa totoo lang talaga, sis Emmy Q, wala akong ginalaw dito. Off on lang. Walang iba. On lang. Off on off. Okay. Hindi ko siya na-off on lang. Iyawan ko, bakit na naman ito eh? Siguro baka, ano kaya, Tuljere? Ano, ba? Tulungan ako, Tuljere? Si Tuljere ang kumalikot niyan. Okay, ito, here we go. Kata muna tayo. Basta mga kukuha, ikaw na lang muna, Tuljere. Andito lang. Sige, okay. Here we go. Oh,
thank you. All right. So, last run muna kami at our live streaming is about to end. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you everyone. At wag po nating kalimutan na yung ating buhay ay hiram lang. At ipagdasal natin kung sino ang nauna sa atin, na kung nauna man sila, huwag tayong kakalimutan at palalaanan. Ano pa tawag doon? Remind tayo kung ano yung mga pagkakamali natin, kasi nakita na nila kung ano yung dadatnan doon sa taas, when it comes to taas. At ang saka marunong din tayo magpatawad. Oo, yun ang pinaka-importante. At kung sino mang ang nauna dyan, huwag niyong kalimutan na bumalik din dito at gabayan kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Kasi alam namin kahit anuman ang iyong karanasan dito sa lupa na ito, temporary lang yan at babawiin din kayo ng ating may kapal na nasa taas at ibalik kayo tayo doon sa Kanya. Kagaya ng sinasabi ng Diyos, mahal ko kayong lahat at wala siyang pinipili. Tayong lahat po ay mahal ng Diyos at we all belong to Him. Diba? When it comes to sinasabi nila na impyerno, na sinasabi nila kung ano man ang kaibahan doon sa sinasabi na heaven and impyerno na sinasabi nila. Hindi natin alam kasi hindi pa tayo galing doon. Pero ang alam ko na ang sinabi ng Diyos, lahat po kayo ay mahal ko kayo. At kung ano man ang kasalanan ninyo, ay patatawarin ko sa iyo. Kung bakit niya ipinadala yung kanyang anak dito sa ating lupa. Alam niyo yung kwento na yun, di ba? Na lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga kasalanan ng mga mortal na tao ay napatawad na dahil sa kanyang anak na si Jesus. Di ba? So, we all belong to heaven. All right. Thank you so much. Mami Emmy. Huwag kang malungkot, Mami Emmy. Nakakalungkot na pag may naririnig ako ng ganun. Oh, hindi, normal lang 'yan. Alam mo po to, Silver, hindi mo lang kagabi nag-chat kami ni Emmy. Kasi sabi ko, eh kung gano'n ang problema na hindi maipadala sa Macau yung pera, eh bakit yung donation namin ni, yung bibigay namin ni Lupita, diretso na lang ng Macau? Eh ayaw naman nila kasi wala daw, gano'n. Oh, mahirap kasi magpasok. Samantala dito, eh, walang problema eh, kailangan lang yung name. Yun nga, alam mo, Mami Emmy, natawa na lang ako nung naikwento yan na mahirap mag-transfer dun sa Macau. Oo nga, grabe. Sabi ko, ano ba yan? Napaka-obsolete naman ang Pinas na yan, di ba? Biro mo yung anak ni Mahal, pupunta pa ng bangko para sasabihin na magta-transfer siya ng pera sa Macau. Ang daming requirements. Naku. Samantala, kung Europe ka, Canada, US, nasa online banking ka lang. Yeah. Di ba? Kaya nga ako nasabi, ano ba yun? Obsolete naman masyadong Pinas na yun. Di ba? Ano ba yun? Hindi ko eh. Bakit? Hindi ko rin ma-explain bakit ganun pa rin sila hanggang ngayon. Ilalabas naman, hindi naman darating.
Buti pa kung sa Pilipinas yung kasi yung tatanggap, siguraduhin lang na yung tao na yun eh tunay, di ba? Oo, yeah. Yun lang naman ang importante. Pero sabi ko nga eh kung yung let's say yung bank account ni ano ni yung ni Leslie eh nasa ano yan, UK yan. Anytime, mm-hmm. Alamin mo lang yung big number niya, pwede mo na i-transfer. Yeah. True. True. Ano naman tayo dito, Europe, Canada, States, diba? Online na yun. Hindi mo na kailangan magbiyahe pa kung saan-saan pumunta na yeah, para mag... Ay, Diyos ko, sabi ko, ano ba yan? Obsolete masyado. Kaya nakakagulat eh. So, nag-chat kami ni Amy sa office mm-hmm. kasi nag-meeting kami sa office. Pagbalik ko dito sa bahay, nag-check ako. Oo. Ang dami-dami ng message sa namatay na. Sabi ko, ha? Nag-chat lang kami, tapos kinakausap niya habang nag-chat kami. Sandali lang, tatanungin ko yung address ni Kuya Jerry. Ayaw niyang ibigay yung address daw. Sabi yun ko, nga. Sige, tuturi, hindi na bali. Sa Pilipinas na lang namin ipapadala yung pera ako. Diba, pagdating ko dito sa bahay, nag-chat ako. Diba, gulat ako. Ilang oras lang yun, wala pa atang 2 oras. Oo. Sabi ni Amy, wala eh, nag-uusap lang kami, tapos gulat ako, may message na daw eh. Yun nga, Mami Amy, kanina umaga, napag-usapan namin, sabi ko, usually kasi pag gising ko yan, magkakape ako, sabi ko, tawag ako kay Mal. Sabi ko, ano na bang balita? Sabi nga nun, chinachat ko si Tul Jerry, pero parang iba yung binabalik niyang ano eh. Sabi, tinatanong ko siya kung ano yung, ano, i-fill up mo yung requirements. Ang bumabalik sa kanya, hindi niya maintindihan, ibang words. Sabi ko, parang wala na yata sa ayos si Tul Jerry. Oo, sabi ko ganun. Ngayon, it turned out, siguro baka hawak na ng police yung, ano, yung kanyang number. Oo. Mm-hmm. Tapos after a while, di binaba ko na yung call. After a while, tumawag si Mal. Sabi, Mal, huwag kang masyak ha. Sabi, bakit? Patay na. Nako, ito, may nag-message si Leslie. Sabi ganun. Patay na. Wala na daw si ano, si Little Jerry. Ah, nako, yun na. Sabi ko, oh my goodness. So, yun ang nangyari. Talagang... yun ang nakakalungkot dyan. Hindi tayo malulungkot na, okay, namatay na siya. Tapos na ang pagsasuffer niya. Pero yung nakakalungkot, yung walang pamilya. Oo. Yeah, yun lang ang nakakalungkot. Yung uh-oh. Pamilya na wala man lang nag-show up, meron man ngayon, patay uh-oh. Na lang. Pero actually, accepted na namin yun, yung fact na gano'n. Kasi kung titingnan mo, nawala na yung pamilya niya, pero tingnan mo kung gaano kadaming pamilya na sumusuport, na friends, yeah. family friends, na sumusuport yeah. sa kanya. Kaya na, sa akin, nawala na yun. Hayaan mo na yun. Ako, hayaan mo na yun. Tingnan mo naman ang kapalit. Kapilala lang tayo dito. Sabi nga dito sa bahay, ba't ka malungkot? Sabi ng kaninang umaga, samahan kami na ano na namatay. Sino? Di sinabi ko, kasi nakikita naman nila pag pumupunta ko dyan sa LA, sumisilip sila eh. Nakakasama namin doon sa live stream, yung kumakanta ako. Ay, naku, sabi ko, ano na ba nangyari? Sabi ko na heart attack, ganun lang. Pero nakakalungkot lang yung walang pamilya. Doon lang ako nalulungkot. Naiyak ako. Yun nga, kasi naalala ko tuloy yung mami ko eh. Parang gusto kong umuwi na bisitahin siya. ay. Ano ba yan? Nasa malalibing mami mo? Mami ko nasa Pilipinas na kasi matanda na. 92 years old, Silver. Ah, buhay pa. Buhay mami. Pa. Ah, okay. Yeah. Okay. Walang sakit. Sa awa ng Diyos. Wala. Puhod lang. Know. Sakit niya. Ay, uyan mo na! Uyan mo na! Kasyan, kailan ba... Pero ang tatay ko patay na 8 years ago. Naikwento mo na yun. Nagkasunod sila ng asawa ko. 2013, namatay yung tatay ko, namatay naman asawa ko 2014. Wow. Biro mo, 90, over 90 yung mama mo. 92!
92, grabe no. Ang hilig niya magbiyahe, Italy, Canada, Italy, Canada. Grabe. Pero nung nag-90 na, hindi na pinapayagan kasi... At saka pag ano, may apo siya, may kasama siya. Pinapamasahean niya, binabayan. Pero wala na yung yung ano niya, wala na eh. Nasa Middle East na yung apo niya na ano, kasama niya lang. Oh, yeah. Hindi, tsaka hindi na rin pwede na magbiyahe pa. Matanda na. Hindi na pinapayagan. Oh, medyo mahina lang ano, siguro pagdating sa... Kaya pag yung mga ganun na may namatay, mga ganun, naalala ko yung mami ko. Bakit na rin mamatay. Sa mga province yun? Taga Ilocos Sur kami, Ilocano, pero sa Maynila kami nakatira sa Project 8. Pamilya ko. Tapos may tatlo akong kapatid. Kasi ano eh, nag-stay din kami sa Italy. Nag-migrate kami sa Italy ng ilang taon. May tatlo akong kapatid sa Italy, namatay na yung isa, na heart attack din, lalaki. Grabe no, pag heart attack ang kalaban. Mm-mm. Kaya dadalawa na lang yung naandun, isang babae at lalaki. Pero nagpunta lang ako doon nung last year ah. Tatlong buwan ako doon. Ba, Italy ha? Oo, sa Naples, malapit sa Rome. Wow. So, Mami Abby? Mm. Sige na, mag-last song ka na kung ano matatapos. Hindi, ikaw, mag-last song ka. Ako mag-last song, di ba ikaw? Wala, ayaw na itong computer. Eto. Ikaw ang host, ikaw lang mo. Ikaw na. Si Mahal, Mahal, nasa ka na ba? Si Amy. Ikaw na. Ikaw ang parang host. Ayaw na. Oh, kasi, ayaw na? Ano, ayaw na talaga? Hindi, saglit. Isang song, saglit. Pwede. Uy, may umakyat pa. Sino? Si Kuya Lito bumalik. Saglit. Ay, siya pakantahin mo. Si Kuya Lito na lang mag-last song. Kuya Lito, ikaw na nga lang mag-last song. Ano rin ako kakanda? Ay, ikaw na mag-last song. Oh, kasi mag-last song na sana kami. Oh, di ba, okay lang na ano ko lang. Gusto ko lang kasi yung... Hindi, kung hindi pwede yung B8 mo. Hindi na. Mag-ano ka na lang. Ano ba yun? Yung tawag doon? Silver, yung walang tugtog. Kailan ko atay Jerry. Patay tayo doon. Basta, yun lang. Tuloy-tuloy lang tayo. Yun lang. Yeah. Basta, Tol Jerry, dalawin mo lang kami dito at okay na sa amin yan. Mag-ano ka na lang dyan, rest in peace ka na lang. Rest in peace. Nagbibiruan kami yan palagi. So... Ano bang ano yan? Di ba may 40 days yan? Paano ba ano yan? Sa yung kung kailan namatay, let's say kahapon ano. Oh, 40 days. Di ba may dasal yan? Sabi nila yung 40 days na andito pa rin siya sa mundo. Oh, ganun ba? Oo, yung 40 totoo days. Yan, totoo daw yan. After 40 days, wala na aakyat rin siya. Eh, hindi na natin alam kung diretso siya sa heaven o sa purgatory or whatever. Hindi na natin alam. So 40 days ba? May ikat isang buwan? Nandito lang daw siya. Nandito lang yung espiritu niya. Nandito lang siya. Nandito lang. Sino nagsabi niyan na 40 days? Nandito. Sabi ng mga eksperto. Oh, yun nga. Hindi din ang ano nila. Kaya nga sinicelebrate yung 40 days. Kasi ay, ganun ba yun? Siya. Kaya kailangan niyang... Alam naman na siguro ng mga ano yung mga kasama niya sa ano. Sa Macau. May dasal dyan eh. Ba? Ako, pag ganyan, bibigyan pa ako ng 40 days eh. Gagawa na ako ng kung ano-ano dito sa ano 40 days. Dito ka pa rin eh. Diba? Diba? Yun. Dadalaw mo lahat yung mga kaibigan. Kakalabitin mo yung mga paa. Diba? Diba sabi nila ganun daw eh. Akala ko nga 3 days lang eh. 40 days pala yun. Ito istorya lang yun. Pero yung 40 days daw totoo siya. Kasi... Mayroon din akong pinuntahan na prayer meeting. Binanggit yun, yung 40 days na andito lang daw siya ang kaluluwa niya, na andito lang sa paligid talaga? Natin. Talaga? Oo. Nandyan lang siya, hindi pa umaakyat yung after 40 days na yung 41 days, aakyat na siya.
kukunin na siya ganun. Ma-research ngayon kasi na-curious ako diyan ah. Hindi ko alam 'yan. Oo, maraming nagsabi. Oh, yun daw, hindi ko rin alam 'yun, may maraming nagsabi. Parang yung kwento ni Jesus. Si Jesus ba, ilan ba, ilang days ba si Jesus? 40 days din? Up to 3 days yun, di ba? Up to 3 days ha, kasi bastard, umakyat. Akala ko 3 days eh. Jesus. Oh. Jesus. Oh, diba? Oh. Yung araw daw, happy na yun, pag noon matay. 40 days nga daw yun. Diba? 40 days. May last pa yan eh. May last na ano pa yan eh. Ganun pa yan eh. Oh no, hindi lang yung 40 days, Brother Lito, di ba mayroon yung 9 days, 9 days pa lang. Ayun, alam ko, 9 days. Yung ipinagdadasal, di ba dinadasalan yan? Bilangin mo na yan hanggang 9 days. 9 days. Yung 9 days, yung 40 days na. 9 days yun. Ah, may 9 days na mag-work. Okay. Ah, okay. Sino ba may alam dyan sa 40 days na yan? Di ba yung pang 40 days, di na dasalan pa yun? Oo, tama ba yung mga ano namin dito? Tama ba yun? Sino ba may alam dyan? Wala akong alam dyan eh. Alam ko, 9 days eh. 9 days, pero yung panghuli, di ba? Nako! Ako, pag ano, sasabihin ko na, kunin niyo na ako agad sa taas, saan, kung saan, di ba? Pero yung naniniwala ba kayo sa reincarnation? Narinig niyo na ba 'yon? Narinig ko na 'yon, pero yung ibig sabihin yung reincarnation, yung wala ka dito sa lupa eh, para doon ka na sa doon sa nasa heaven na siguro. Ray Ballesteros, mega love shoutout. Yan, yan. Hindi, ang reincarnation kasi, actually, ito lang. Wala itong 40 days, whatever. Uh-huh. Ikaw na ang bahala maghanap kung saan ka ulit mag-reincarnate. In what, kasi, ito, yung personality natin is two, yung material, mm-hmm, which is the body, and then the soul, yeah, the spirit, the soul. Pag nawala na yung body, patay na, maghanap ka ng another living body or ano, mag-reincarnate ka. Oh. So, pwede ka mag-reincarnate sa gusto mo. Halimbawa, kabayo. Yan. Oh, ikaw na. Gusto mo, ibon. Ganon yun. Natawa tuloy sa kabayo si Amy. Ganon eh. Hindi, yun ang alam ko sa about sa reincarnation. Pero ano ito, hindi ito Catholic or Christian faith. Oo. Ano ito, yung parang nasa Hinduism yata. Yung belief nila. Di ba? Hindi ko. Ganon yun. Ang reincarnation na yan. Nasa Christian, may reincarnation din. Hindi ko pa masyadong alam kung paano ko explain yung sa ano eh. Pero mostly ang nag-ano ng reincarnation is Buddhism at saka ano, Hinduism. Nagre-reincarnate. So, you're going to live again in another ano body. Ganon. Oo. So, kaya kayo, pamili kayo kung ano, ano ba, matay kayo, saan kayo gusto mag-reincarnate, ano bang gusto nyo? Baka yung iba sa kabayo. Kabayo? Kasi ano yun eh, kaya nga sinasabi nila the soul is a non-dying spirit yan. Non-dying. Mm-hmm. Hindi talaga namamatay yung, ano, yung soul. It's always there. So, nagre-reincarnate lang. Mm-hmm. Yung katawan lang ang namamatay. Katawan lang. Kaya nga nagsiseparate yung spirit, di ba? Yung ano? Yeah, yung spirit from the body. Oh, kasi ito, temporary lang yung body natin eh. Pero, di ba, sabi nga ng, di ba, sabi, yung kahit si Jesus, eh, after nung namatay siya, umakyat na siya. Hiwalay na yung kanyang spirit. Diba? Oh, so, ganun yun.
So, pumili na kayo kung saan gusto niyo mag-reincarnate. Anong gusto niyo, you want to live again as a person or animal? Hindi ko na masagot yan. Ako, gusto ko ibon. You're free. Lumilipad. Ganun. Pero ayaw ko magiging agila. Ayaw ko magiging agila. Kasi alam mo, hindi, yung agila kasi always naghahanap siya talaga ng magiging prey niya, prey, yung kakainin niya na mahirap yun. Malakas nga, malakas, sobrang lakas, pero alam mo ko ano yung nagpapabuhay ng agila? Hanap yan ng kakainin na raw, yung chicken or snake, lahat ng mga yung lahat na dadagitin niya talaga yung buhay. Kahit kambing di ba? Nakita mo, di ba, Kuya Lito, yung kambing nga, pwedeng i-pray ng ng agila di ba? Ang laki-laki ng kambing, ho? Oo. Di talaga, lahat ng agila, lipad, parang gano'n. Gusto niyang dadagitin, pwing! Kasi malakas nga siya di ba? Oo, madali natin marinig yan noon Yeah. So ngayon, ang dinadagit naman ng agila ngayon, yung palipad, yun. Pakulay! Dadagitin ko yan, pwing! Ganon yun. Oo. So... And siguro kung sa hindi pa aware dun sa reincarnation, research na lang kung ano yung pero it's more on Hinduism. They always believe about the reincarnation. At ako'y dati hindi rin ako masyadong naniniwala diyan, but then when I search at doon ko na na 'di ba? The body is just a material na kahit anong material maliban sa plastic hindi yan dispose yan. Pero pag when it comes to yung katawan ng natin babalik at babalik sa lupa yan. So wala na yon. Patay na yon. But the spirit still goes on. The spirit still goes on, yung soul natin. Nabubuhay yan. Yeah. So, huwag kayong mag-alala na sabihin nyo na it's the end of your life. Okay, end of your life on earth, pero ang soul nyo is still living, di ba? Yeah. An ending. Tapos, ito pa, yung tinatawag nila na multi-universe. Itong universe natin, kung titingnan natin, yung hanggang sa makikita lang natin, this is the universe we are living with how many planets, sa ang planets natin. What if may another universe na meron din silang mga planets? Hindi pa natin narating yun. Hindi. Mars. Part ng universe natin yan, yung Mars. Yung mga planets natin. Pwede disappear daw Naghahanap. Yung agila naghahanap ng matabang bulsa. Ito yung comment to disappear. Yun daw Palagay ko parang totoo. Yung agila yung naghahanap. Sabi nga nila may multiverse. Diba? Okay, what is multiverse? Okay. It turned out na yung life natin dito, we are living here, meron tayong kopya doon in another universe. Oh, yun ang sinasabi nila. Kaya nagiging multiverse. Yung universe, ngayon, universe where we are, may ilang planets. But then, ngayon, nadidiscovery na ng mga scientists na merong another universe na may mga planets din sila doon. Oo. Malayo na yun. Hindi na. Tingnan mo, okay, ito lang. With your naked eye, tumingin ka dun sa
Kung pag-uwi niyo ng Pinas, ha, tuming kayo pag nasa Pinas kasi very clear sa atin yung ano, yung mga halimbawa, yung galaxy, yung Milky Way, makikita mo kung gaano ang dami-daming stars doon, di ba? Yun nga. Oo. Paggabi o maliwanag, oo. Maliwanag yung ano. Oo. Yung langit. Oh, kung nasa Australia ka, mas lalong close doon, makikita mo kung gaano kadami yung mga stars na yun. At saka, yung ano yun, mga planets din yun. Mm-hmm. Kasi we are only one part of the stars. One part of Earth, the planets. Yeah. Earth, yeah. Oh. Earth. Oh. What if, kung in another galaxy, another universe, meron silang mga a planet like Earth. Oh. Diba? Diba? Hindi natin naisip yan because we are only living not even 100 years. Ito, si mama ni, ano, ni Mami Emi Nick, is, Mami Emi Q is almost 100. Hanggang doon lang yung knowledge na nakukuha natin. Beyond that, wala tayong alam, or before that, hindi na natin masyado napapansin. Right? Oh, hanggang dito lang tayo. Kung ano lang yung nakikita natin, kung ano yung napag-usapan natin dito about sa sa SOCMED, yun lang alam natin. Diba? Mm-hmm. But look further or back. Backwards. Kung ano yung mga nangyari. Halimbawa, yung 1,000 years ago. Oh. Panahon ng mga dinosaurs, panahon ng mga giants, yung mga, di ba? Wala na tayong alam doon. Alam lang natin, within 200 years ago or after the World War II, yun ang alam natin kasi yun ang tinuturo sa atin. Beyond that, may alam ba tayo? Di ba? May message si Dusty David eh. Sabi niya, wag daw ibon, kalaban mo, tirado. Irador or Ergan. So ano ba? Ano ba maganda? Ano kaya maganda? Consider. Ano nga maganda? Yeah. Tapos meron pang mga kwento noon na bago daw tayo ano ipinanganak. Sabi daw, tayo na ang nagde-decide kung sino ang magiging magulang natin. Apo. Parang ganon. So, kung nasa sperm ka pa lang, dun sa reproduction, ano ba, gusto mo talagang mabuhay? Parang ganon. So, kung gusto mo talagang mabuhay, na ito yung pamilya na magiging parents mo, ipaglaban mo yan. Dun pa lang sa sperm na yun. Ganun yun. Tingnan mo, halimbawa, yung mag-partner, marami ng binugang sperm doon at saka eggs na nagkasama-sama, bakit ang isa lang ang nasusurvive? Yun ang talagang lumalaban na, gusto kong mabuhay. O, di ba? O. Yes. Ay, naku, Paul Jerry. Just good. Ano ba yan? Ayun. Tsaka magpatugtog ka na yung closing. Ano sa ano daw? Sabi ni Melody, sa Hong Kong daw, 100 days. Ano nila? Oh, yeah. Paniniwala nila. Saan nagaling yung 40? Hindi, kasi ano yun eh. Alam po, Arabic Day ni si Emi Q din eh. 40 days. Maraming dito ka lang pakalat. Sa ano, sa Christianity yan, siguro based on the Christianity belief. 100 days ang paniniwala nila. So, mayroon naman na sabi dito, 100 days down to heaven. Paano kung masama ka, didiretso ka pa sa heaven, Melody, o doon sa impyerno. Hindi, wala. Ano, wala. Yun nga, sinasabi, huwag kayong mag-alala. Kasi ang sabi nga ng Diyos, mahal ko kayong lahat at pinatawad ko na yung mga kasalanan nyo, di ba? Pinadala niya yung kanyang anak para patawarin na lahat ng mga kasalanan. Oh.
Okay. Oh, di ba? So, wala na yun. Wala na yun. Original sin, tanggal na. Ngayon, pag gumawa ka ng kasalanan, eh, kasalanan mo yun. Pero, yun nga, yun ang tanong din eh. Meron bang bumalik na galing na sa heaven? Na bumalik at nagsabi, si Jesus pa lang yata. Yeah, alam ko si Jesus lang. Oo. Oh, meron kaya? Yan ang tanong. O baka nag-reincarnate sila for another, ano, yung heaven nila is they look forward into another heaven. Kaya bakit nila sinabi na rest in peace yan? Kasi once you die, you go in peace. Oo. Heavenly peace. Yeah. Oo. Kaya ang sinasabi ko nga palagi, huwag kayong ano, huwag niyong isipin kapag may galit kayo sa isang tao na may ginawang masama sa inyo, huwag niyong patayin. Kasi pag once na pinatay niyo na yan, magre-rest in peace na yan. Diba? So, ano, what's the use? Mas maganda, huwag niyong patayin. Diba? Mali yung solusyon na papatayin mo. Yun ang, sa akin lang yung opinion ko yan. Ha? Kasi pag pinatay mo yun, hindi tapos na yung, ano, yung hirap nila sa buhay, hirap nila sa mundo. Samantala, pag buhay pa sila, kung talagang pagdudusahan nila yung kasalanan nila, doon nila makikita yan kung ano yung... Nagawa nila kasalanan. Oo, yeah. Pero kapag pinatay mo na, rest in peace na sila. Wala na. Yun ang kamalian na ano ng iba, na niisip nila na pag pinatay na nila yung tao, kaganti na sila. No! Nag-rest in peace na nga eh. Diba? Rest in peace na nga. Anyway, magkaiba tayo ng pag-iisip mga kapatid. So, huwag nyo nang napansinin yan. Okay, mag-last song na ako. At after this, we will end our program. For today, kita-kits ulit tayo tomorrow sa mamaya sa Orlando Team Official at saka sa show. Alright, to Jerry! Ano ka lang dyan? We miss you, to Jerry. Alam mo yan. There's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us on the sky. Imagine no possessions.
hope someday you'll join us, and the world will be as one. Thank you so much, everyone. So, dito na po, natin i-end yung ating... Okay. Kita-kits ulit na ulit tayo bukas. Mamaya pala sa Orlando team. At ulitin natin ulit. Rest in peace. Tol Jerry Boxit. We will miss you. And the memories is always there in our hearts. Kung paano ka namin magiging kasama. Nakilala ko lang si Tol Jerry Boxit since... nung lumabas yung ano yung itong si Norman at siya ang lumalaban lumalaban siya talagang ang tanong ano naman kayo masabi ni Norman na nawala na si Tol Jerry, although na humiwalay na siya pero siyempre may nagawa na rin si Tol Jerry about sa kanyang nagiging popularity niya. Yes. So I don't know. Kung may alam kayo, comment below. Kung gindit din kaya ng ano, ng whatever. Di ba? Although na nawala na tayo doon. Siyempre, in pwera na tayo doon. So, doesn't matter. Pero I was curious. Siyempre, gumawa na rin si Tol Jerry ng kabutihan during his time dun sa, yun nga, yung kay, ano, kay Norman. So, I'm not sure kung ano yung reaction din na nalaman na. Kasi parang, ano eh, magkakabsat nga si Lee. Palagi niyang binabanggit yan dati, si Tol Jerry. So, I don't know. All right. So, in this point, mga kapatid, magpapaalam na tayo. At bye for now. Mami Emmy, salamat. Bye. Salamat sa iyong pagsama dito sa amin. And, ingat-ingat dyan sa Canada. All right. Kuya Lito. Okay. Bye-bye. Bye-bye good for night. Now. Good night. Bye-bye. Good night. See you. Good night. See all you. All right. Okay. Bye-bye. Okay. Yeah. So mga kapatid, ngayon magpapaalam muna tayo. At kita-kits ulit tayo next time. Okay. Maraming salamat sa inyo lahat. Kita-kits ulit tayo next time.